Mr. Ricky Lee, Anand Sadihan, Seymour Sanchez, faculty and staff of the Department of Communication, dear students, friends from the film industry, writers and directors, good afternoon. Kamusta kayong lahat? Welcome to this afternoon's ISVACE, otherwise known as the Institute of Arts and Sciences Virtual Activity Supporting Education from the Department of Communication under the Istorya series. How happy we are this afternoon to see all of you. You would have wanted all the time face-to-face, but the warm virtual presence of everybody perhaps will make up for it. Siguro, since this is one of the few webinars that I've been to na pwedeng mag-hi kasi naka-unmute ang mic. Can I hear everyone and say hi? Hi. 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 Ma'am. Hello po. Hi po. Yes, ang saya-saya. Hello. Very good. Hi. You know, before you all come in, ang saya lang ng mood na naset ni Ram, the assistant of Ricky Lee. Sabi nga sa amin na i-on ng camera, i-unmute ang microphone. Yan si Ricky Lee, ang kaibigan ng lahat. Hindi madamot, kayang lahat gusto i-share sa atin. Hindi lang siya magaling na storyteller, hindi siya magaling na writer. Siya ay good mentor to all of us. Can you imagine he was able to put all of us together, being us all together here, and we don't know each other, but we feel that we have a common denominator. That's the power and the lure of Ricky Lee. So maraming salamat, Ricky, for saying yes to this webinar. Maraming salamat sa pamumuno ng Department of Communication. Of course, kay Seymour Sanchez. Hindi mangyayari to kung hindi kayo nagdamot sa inyong oras, okay? Sa inyong mga networks, sa inyong mga kaibigan, at maraming makikinabang. It's just but right that we all pause this afternoon and listen to the great Ricky Lee, okay? I also like to thank MCOS Christian Evasco. After this, you can watch yourself on the FEU Facebook account. At doon po ay tayo naka-live stream. I invite all of you. We have a lot of future webinars and you're invited to join us. Once again, thank you and enjoy this afternoon. Maraming salamat din for that heartwarming message. So yun, sabi po ni Sir Seymour kanina, kinakwento niya before we have officially started, na ito nga, pang-apat na natin ito ng Istorya series. Actually, backgrounder lang, itong series na ito, ginawa talaga to para sa screenwriting class ng FEU DepCom. When Sir Seymour mentioned na, "Uy, Ma'am Manansa, invite ko mga kaibigan natin sa industriya." Tapos nung nakita ko mga pangalan, sabi ko, "Sir, wait lang. Parang mas magandang i-open natin ng buong sa buong DepCom sa ibang mga estudyante and even to outside of FEU dahil kaya sa new chance para sa chance of learning. So ngayon, we have si Sir Ricky Lee. So kwentong Ricky Lee muna tayo. Paano ko ba unang nakilala si Sir Ricky Lee? Maliban po sa sa mga storyang naisulat. Actually, nakilala ko po siya way back 1997 if I'm not mistaken. Baka wala pa kayo naman. Way back 1997, ako po ay isang estudyante niya sa UST sa scriptwriting class. So, alalang-alala ko pa nun yung first time na na-meet namin siya, yung first day of class namin. It was a Friday 6 to 9 p.m. Yun lang yung klase ko, Friday 6 to 9 p.m. Tapos starstruck talaga ako. Nang talagang nasa harapan ako nung classroom namin. Tapos, sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-absent sa kahit yun lang, Friday 6 to 9. Diba guys, pag Friday 6 to 9, parang iisipin mo, ang sarap mag-absent kasi yun lang yung klase mo. But, I told myself hindi ako mag-absent. Pero nag-absent ako one time because hindi ko na maalala yung result. Tapos alala ko pa yung ginawa ng klase noon. Nanood daw sila ng pelikula. Alala ko, Comrades, almost a love story. Tapos pinagsisihan ko talaga. But to make my story short, uno ako sa klaseng yon. Tapos ako yung scriptwriter nung pelikula ginawa namin yung finals namin doon. So kahit na nag-absent ako isa, sayang yung pagkakataon. But yes, that was my Ricky Lee story. And then afterwards, ayun na, yung mga sumunod niyang mga pelikula, mas dun ko pa siya nakilala. So, Sir Seymour, I'm pretty sure mas marami ka at mas interesting ang kwentong Ricky Lee mo. Paano mo po siya nakilala?
Sandali, no? Bago natin makalimutan, may group photo muna tayo sa simula. Ay, yes, yes, yes. Game. Tayo ng camera, no? Para pagka pasok ni Sir Ricky, nakikita niya kayo. Okay. Okay. We ready? Okay. One. Dali ah. Pero magbilang ka. Okay, mag-hide lang tayo ng ano, ng mga non-video para makuha lahat. Okay. Okay, 70. Okay, 1, 2, 3. Okay, next. 1. Hindi pa rin kayo, hindi nyo alam kung nasa ang window kayo. 3. Okay, third. Third na. 1, 2, 3. Okay na. Hanggang third lang yata. Yeah, tatlo lang. Dalawa pa. Para na rin sa hindi naka-turn on ng ano. Ah, meron pa raw. Pang-apat. Okay. 1, 2, 3. Okay. Okay. Sige, non-video na rin. Sige, kunan na lang kayo. So, we'll continue, no? Kili mo, sir. Ay, nakilala ko si Sir Ricky. Actually, hindi ko siya kilala. Right. No. Noong 1999 or 2000 yata 'yon kasi may lumabas na article, no, doon sa Philippine College na student paper namin. Tapos tungkol siya sa ano, tungkol siya sa and writer studio ay yung mga nag-workshop, no, sa ang script writing kay Sir Ricky. So, nung kaya yung ayun. Kaya sila na mag-join doon sa selection process that was 19. Alam ko ano yan. Batch yun ng kuya ko, Adolf Alex, Joel Ruiz, so the star-studded batch of batch 11. And 2 years after noon, so naalala ko yung article na yon, pero hindi ko siya kilala scriptwriter. Mas nakikita ko si Ricky Lizarali. Kasi yung student publication namin that time, kapag ka staff ka, meron kaming ano. Maging ano kami, maging involved kami doon sa kung ano man yung mga sinusulat namin na issue. So, after I was working in a sa corporate, no? So palipat-lipat na ako, pangatlong trabaho ko na yata yon because I finished non-com degree, no? So after that, meron na namang bagong ano call for a script writing workshop. So that was February 2002. Okay? And then I went to the collegian office and they were still inviting, no, yung mga staff na pumunta. Eh, dahil hindi ko naman siya kilala, hindi ako interesado. Pero that time, naiwan kasi ako doon sa office. So, wala akong choice, kundi sumama. Oh, sir, ang hindi interesado. So, wala akong choice, kundi sumama. No, doon sa selection. That was at Mindanao Avenue. Kung nakakapunta kayo sa yung malaking McDo ron, sa likod ng McDo, merong street, merong Pepe Press na office. That was the former office of Conrado Heroes and staff. So doon yung selection process. And then pero I was still Kati, tapos naalala ko pinanood din namin yung same film na binanggit kanina ni Ma'am Anansa, yung Comrades Almost a Love Story. And the topic is about visual devices. Wow, naka-video. Visual devices in storytelling, no? So the visual devices in storytelling, afterwards tinanong ni Sir Ricky yung workshop namin kung ano yung nakita naming visual device doon sa Comrades Almost a Love Story. Nakakayang aminin, ang sinabi ko kasi doon yung bisikleta may gulong. Okay, sorry na naman si Humban. Okay, sir, go. Okay, Sir Ricky, no? Ang buhay ay parang gulong. Minsan about, minsan nasa ilalim. Tapos, Sir Ricky, naku, overreading yan. Kasi hindi naman yan connected dun sa istorya, no? If you have seen Comrades Almost a Love Story, love story to ng dalawang
galing sa main Italy, sa Hong Kong. Yung isa nagpapanggap siya na matagal na siya sa Hong Kong. Yung isa hindi. So mukha siyang galing mainland China na hindi niya alam kung ano nangyayari or anong mga dapat gawin doon sa Hong Kong. Sorry. So wala talagang connection yung buhay ay parang gulong or yung from then on, no, dahil nakakaya yung experience, kung mapapansin niyo sa halos lahat na naging klasiko, dinidiscuss devices in storytelling, mapa-viscom yan, mapa-intro to film yan, mapa-screenwriting yan, and I came up with a lot of other examples at hoping na tama yung tinuturo ko. So nasa YouTube naman yung ano, yung mga visual devices na tinuturo ko, no? And afterwards I got an offer to teach, no? So dahil nag-workshop ako kay Sir Ricky, and anyone na nag-workshop kay Sir Ricky akala nila magaling na. Okay, so yun, so I got an offer to teach, no? Journalism pa yung background ko, pero binigyan ako ng film dahil lang nag-workshop ako kay Sir Ricky at hindi pa ako nagdi-direct ng kahit wala. Okay, so after that na-realize ko, hindi para sa akin yung corporate world. And I took, no, you know, the teaching job, and I started shooting my own films. No? So, yun na. Mula noon, 16 years after, nagtuturo pa rin ako at nag-shoot pa rin ako ng pelikula. So, sinira ng ating speaker ang buhay. Okay. Ang buhay mo. Without further ado, no, mamalaki kong ipakilala sa inyo at kinagagalak pakilala, no, ng FEU sa ating mga participants, ang ating speaker for today, si Sir Ricardo Ricky Lee. Sir Ricky, are you there? Yeah, dito na ako. Ayan. Magandang hapon sa inyong lahat. Hi, sir. Hi. Magandang hapon po. Yeah. Magandang hapon po. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Kung pwedeng naka-unmute kayo lahat kasi ayaw kong makipag-usap sa mga taong pinatahimik. May kapatid na narinig yung boses nyo. I love that. Yes, and even your noises, I don't mind. Mas may mga kumakaul na aso o nanay na nagagalit. May naninigil. Renta sa bahay, that's part of the atmosphere. Kesa nakatahimik naman kayo. So, interaction ito. So, I want to see you and I want to listen to you. Maski na kung ano yung signals nyo ng pag-react, taas ang kilay or umubo or tumawa, maski magpatong yung mga salita nyo, I don't mind. Okay, so let's make it very interactive. And then I told Mayor na hindi ako magsasalita ng matagal. Introduce ko lang yung clips and then we can go into the question and answer already. Okay, so I hope napanood yung pinadala naming clips at nabasa yes, yung quotations. Itong pelikula doon, yung Mala, Moral at Carnal, lahat yung sinulat ko nung panahon ng martial law. 1984, panahon na hindi pa kayo pinanganganak. Noong panahon yun, bago kami makapag-shooting, kailangan merong shooting review na ibibigay pag nag-submit kami ng sequence treatment and then afterwards ng script. And then pag pinayagan, saka lang kami makakapag-shoot. So, yung mga pelikulang yun, dumaan yun sa censors habang sinusulat ko. Sinulatan ako ng censors ng kanilang comments, si Maria Calacotigbak. Kinagalitan pa niya ako na bakit naman yung description mo ng beheading sa script mo eh, nagkikikisay yung katawan ng nahiwala yung ulo. Ba't kailangan nagkikikisay pa? Sabi niya, ba't hindi sabihin na lang na napugutan? And so on. Et cetera, et cetera, et cetera. So we were being pre-censored before we could shoot. Moral, nang natapos siyang moral, umabot siya ng 2 hours and 23 minutes. Na-sensor yung 20, almost 23 minutes sa sensor sa kanya. Kaya yung napalabas commercially was around 20 minutes, 2 hours lang, tanggal yung 20 minutes na-sensor. Yung mga na-sensor, either political or tungkol sa gender. Like yung lovemaking ng dalawang guys,
pinatrim ng konti, yung mga, may mga political statements doon, like sinasabi ni Lorna Tolentino kay Nita Gutierrez na nag-aral ka daw ng mascom sa UP. Oo. And then namundok ka. Oo. So, hindi mo nagamit yung pinag-aralan. Then sabi ni Nita Gutierrez, kaya ako namundok para magamit yung pinag-aralan ko. So, yung mga ganun tanggal. May kwento rin ng salvaging ng boyfriend ni Nita Gutierrez kung paano sinalvage ng military, again natanggal. So, lahat ng connected sa political concerns, issues that time, and then gender issues, yung gay relationship doon, mga pinatanggal. And then, of course, pinatanggal yung mga putang ina. So, yung napanood yung clip, naka-blip yun. Audience yung nagsasabi ng putang ina na napanood nila. Pero naka-blip yun. Tanggal yun. In the case of, again, you can unmute, ha? In the case of Karnal, again, may mga na-censors doon, may mga na-censor doon at may mga in-adjust kami. May in-adjust ako even in the script. And we had no choice except to adjust. So, pwedeng tawaging medyo compromised na yung lumabas. If you'd call it na compromise. But what we did naman was, we tried to preserve the integrity of the material by going around the issue of censorship. And then Himala, hindi gaanong na-censor yung Himala. So I told you na nasulat ko yun ng panahon ng martial law, 1982. Ilang taon yun after nakulong ako ng isang taon, isang buong taon sa Fort Bonifacio, 1974 ako nasa loob ng kulungan. After that, kung sinimulang isulat yung Himala, and then eventually Moral, and then later on Karnal. That's why yung tatlong works na yun heavily influenced by my experience inside prison and outside prison as an activist at that time. Kaya if you notice, in Karnal, you have a despotic, you have a tyrant, na patriarch na tatay, na constantly nilalabanan ng kanyang anak kasi dominante siya, nagtiteronize ng buong household, until eventually nanalo yung anak niya, napatayin niya yung tyrant in that house. Except, sa pagpatay niya na yun sa tyrant na yun sa bahay, sa halip na nakalaya yung buong angka nila, nakulong na sila, generation after generation after generation because of that act. But there was a tyrant. In the case of Himala, you have somebody above. Meron kang masa, mga taong bayan, na sa sobrang hirap ng buhay nila, sobrang walang ulan na pumapata, nagkahintay sila ng katiting na indikasyon, patak ng Himala. Handa sila lahat kumapit, maski sino ang lalapit sa kanila para magsabing ako magbibigay ng solusyon. So, naghihintay sila ngayon sa pagdating ng isang pwede nating tawaging despot o tyrant na magsasabing ako ang tama, sumunod kayo lahat sa akin. At so, titingala sila doon. So, to some extent, magkapareho sila doon sa patriarch na tatay sa karnal. And then, si Elsa. Si Elsa ay isang outcast na anak sa labas, putok sa buho, na napulot lang sa burol, and then, weirdo ang tingin sa kanya ng mga taong bayan, walang nanliligaw, she felt she didn't belong, so she started seeing in her hallucinations the Virgin Mary telling her na pwede siyang manggamot. So, she is a storyteller, and she's a very good storyteller. So, she tells her story, her narrative, dun sa buong bayan. At ang bayan naman na yun, na ayaw tumingin sa realidad dahil sobrang desperate sila para mag-survive. Kumapit sila ngayon sa fake na kwento ng storyteller na si Elsa. And sa pagkapit lang yun kay Elsa, again, tumigala sila sa isang tao na nagsasabing akin ang solusyon, ako ang sundin nyo, ako ang, ano man tawag natin doon, despot, tyrant, ari, leader nyo, sa akin kayo sumunod. And so, blindly they follow. So very indicative siya ng sitwasyon na pinagagalingan ko at kinalalagyan ko that time during martial law. Yung moral, even if wala kang tyrant na isang tao sa taas, meron kang institusyon na patriarchal na nagsasabing ang mga kababaihan ay mababang klase ng tao, lalaki ang nagdudumina. So very patriarchal, very feudal pa rin na sitwasyon. At so yung apat na babaeng magkakabarkada sa moral, lumalaban sila sa sistema ng patriarchy na kaysa laban sa isang tao lang.
So basically, lahat sila nag-reflect ng karanasan ko sa loob ng kulungan. Ang nangyari sa Himala, in the end, to go to the clip now, in the end, eventually, na-realize ni Elsa na naglalako ako ng maling kwento, naglalako ako ng kasinungalingan. Kasi nang na-rape siya, and ang daming nangyari, prostitution, crime, etc., and pagkamatay, and so on, in that town. So, naging malagim yung nangyari dahil sa kanyang ginawang pagkukwento ng Himala. Then nakita niya yung katotohanan. And she decided na ang ikukwento ko ngayon ay ang katotohanan. At isang lipunan na desperado para sa Himala, maski na peke, pinatay nila si Elsa, pinatay siya ng masa because hindi nila kayang harapin yung katotohanan. So namatay si Elsa and nagpatuloy yung taong bayan sa kanilang maling paniniwala. Na ang tinitilang analalya si Elsa na parang santa na sa tingin nila. So, very reflective sa sitwasyon ko that time during martial law. And to some extent, reflective pa rin naman sa sitwasyon natin ngayon na naghanap ulit ng taong titingalain na iisang tao lang, hindi collectively mga tao, iisang tao ang magdadala sa atin sa solusyon. Whether it's Elsa or the Father Patriarch in Karnal or Trump or Enzo. Okay, so yun. So when I wrote those three, in a way, madali sa aking masulat kasi nanggaling siya sa paniniwala ko at sa karanasan ko. Halos lahat ng nangyari sa Himala, karanasan ko yun at ng mga kaibigan ko. Yung mga nandun, mga barkada ko, and so on. And ako, I went through most of the experiences. Whether political and so on, or gender issues, etc. Halos lahat ng lahat. Kaya naging mas madali sa aking sulat, isulat siya. Pero hindi ko sinasabi na kung magsusulat tayo, ano lang daw muna. Laging okay at laging dapat na nagaling sa personal na karanasan. Ang mas gusto kong sabihin, kung magsusulat tayo, and I think this is going to be relevant to most of you kasi sabi ni Seymour, nasa stage na kayo ng pag-flesh out ng inyong concepts para sa gagawin yung project. I think what is important is not necessarily na naranasan natin, kundi kung ano yung gagawin natin sa pelikula, nakabatay, nakabase sa ating paniniwala. Which was the case with the three films that I mentioned sa inyo. Hindi lang naranasan ko yung mga nilagay ko doon, kundi naniniwala ko sa sinasabi ko doon. At malinaw ang gusto kong sabihin doon na paniniwala. Meron akong ideolohiya na gustong iparating sa tao based doon sa tatlong kwento. Hindi kinakailangang sobrang political sa ang dating niya. By political, I mean sobrang ang tataas na social issues agad. So, pwede siyang relasyon lang ng magkakaibigan or ng dalawang gay na nagsasamahan and then isang ex-wife na hindi makamove on or ligawan. Like yung isang ginawa ko, loves kita, okay lang. Ligawan na na-friendzone yung si Jolina kay Marvin. Invisible siya kay Marvin. Maski ginagawa niya lahat para sa kanyang kaibigan, na-friendzone siya. That is still political. So lahat siya political, lahat siya nakabatay sa paniniwala ng gumawa ng pelikula. So pwedeng naniniwala ka ng babae, mas mababa sa lalaki. O pwede kang naniniwala na ang nanay may karapatang magdesisyon sa lahat ng bagay sa buhay ng kanyang anak. That's political. That's based on your ideology. So maski na ang kwento mo ay tungkol sa mag-asawang magkakahiwalay sila at away ng away at hindi magkasundo. That's political. So my point now is lahat ng kwentong ginagawa natin nakabatay sa ating paniniwala, sa ating ideolohiya, sa ating filosofiya. Whether aware kayo o hindi, habang ginagawa nyo, habang sinusulat nyo ang inyong kwento, papasok at papasok doon ang inyong paniniwala at ideolohiya. At ang inyong paniniwala at ideolohiya ay laging kakabit sa political na sitwasyon ng bansa. Hindi politics na politikahan, kundi political na sitwasyon. Anong ibig sabihin? Kung ano man ang paniniwala nyo, kakabit yan sa sitwasyon sa palibot natin, which is what? Lahat ng kwento natin ay tungkol sa mga taong hindi buo bilang tao. Si Elsa, yung apat na bagay sa moral, si Philip Salvador sa Karnal, o maski yung tatay niya na tyrant, lahat ng characters na pinapanood natin, halos 100% hindi lahat yan buo. May kulang sa kanila, may tinanggal, may nawala sa kanila, may gusto silang makuha. So lahat sila hindi buo. At kung titingin tayo sa palibot natin, lahat tayo hindi buo. May mga pangarap na hindi makuha, o may sakit na hindi maisiwalat, o may trauma, o hindi makamove on, o may
ambisyon yung nanay na pinipilit sa atin, o hindi ka nakikita ng inyong yung mga kapatid, maski anong gawin mo, lahat tayo may hindi pagkabuo. And dahil hindi tayo buo, hindi tayo buong tao, may natanggal sa atin, may human rights violation na nangyari. Whether ang nag-violate ng ating human rights ay ang nanay, o ang asawa, o ang boyfriend, o ang best friend na hindi ka nakikita, or yung nililigawan mo, naliloloko ka pala, or politician, mataas mababa, hanggang simpleng ligawan, may nag-violate, may natanggal sa iyong human rights, hindi ka bubilang tao. So lahat ng kwento tungkol sa pagkawala ng human rights na isang tao na naglalakbay ngayon para maging mas buo siya. That's why, yung sinasabi ko kanina, lahat ng pelikula political and lahat ng pelikula nakabatay sa paniniwala. So kung mayroon kayong kwento na sabi niyo, ay simple lang naman to, ay gusto ko lang coming of age lang ng isang dalaga na nagdadalaga, dalagita na nagdadalaga, and realization niya na maganda ang buhay, it's still political. Kasi bakit niya hindi nare-realize na maganda ang buhay? Anong marirealize niya? Anong humaharang sa kanya para makita niya? Anong bumubulag sa kanya doon? Ang taas ba ng expectation ng kanyang parents sa kanya? She never measures up, maski na mataas ang grade niya. Gusto nila mas mataas pa. Mataas na, mas mataas pa. Nung nagkaroon siya ng boyfriend, gusto nila mas ganito, mas ganoon. They're never satisfied. She never measures up. So, again, may natatanggal sa kanyang karapatan bilang tao at hindi siya buo. It's political. It's a relationship story. So, maski ganun kasimple ang kwento niyo, it's political. Maski kasi simple siya ng kwento ng isang bata na naghahanap ng pambili ng goldfish, that will be political. Dapat siya walang perang pambili. Anong klase ng mundo yon where kailangan mag-ipon pa siya ng pera or ma-frustrate o hindi makabili ng goldfish? At sino ang nag-deprive sa kanya ng ganong karapatan? Yung nanay ba niya nakikita ang kanyang pangangailangan? Tatay ba niya kilala ba talaga siya ng totoo o hindi? And so on and so forth. So again, it's all relationship. It's all political, it's all ideology, it's all paniniwala. So even in the other clips that I showed you, like in Minsan Lang Kitang Ibigin, kwento ng pangangaliwa, that is political. Kasi may sistema silang ginagalawan. Sino may hawak ng kapangyarihan? Yung asawa, yung babae, yung lalaki, yung kabit, sino may hawak ng kapangyarihan? And so nagpa-power play lahat yan sa kwento. At the moment na nagpa-power play yan, may kapangyarihan ang nasa tataas, nagpa-power play, akyat baba, then that is political. Okay, so all the way to yung clip sa launch ng Amapola, Alamat ng Bakla, again, that's political. Hindi buo yung pagkatao ng bakla through time. Kailangan nilihim, hindi masabi, hindi magawa ang dapat gawin. It is political. It is power play. It is ideological. May gustong sabihin. Up to the para kay big quotes. If you go to the para kay big quotes, kwento ng limang babae at ng kanilang pag-ibig na may kwota, isa lang magiging maligaya sa limang umiibig, isa lang magiging maligaya. That's already political. Sino ang may hawak ng kapangyarihan na nagsasabing isa lang magiging maligaya? All the 5 women in the story, lahat naka-encounter ng problema na social realities, whether yung nanay na lesbian o yung guy na mahirap lang dun sa probinsya na inapi nung mayor at ng kanyang anak, or yung inapi ng colonel na si Lucas, the writer, and so on and so forth. It's all concerning people na hindi buo, na nabubuhay sa isang lipunan where may mga powers na nakaharang at nagnanakaw ng kanyang karapatan para maging buo. And so, may power play para mag-struggle yung character mo para mabuo siya o hindi mabuo. So, totoo yun dun sa lahat ng clips na pinakita ko sa inyo kanina. And even yung binabanggit nyo kanina na Comrades, Almost a Love Story, na napanood ng iba, it's very political. Kung naalala ninyo, all throughout the film, lahat ay merchandise, lahat ay goods for sale. Lahat, the bisikleta, the jacket, the briefs, the French fries, lahat binibili. The McDo, the bulaklak, the fried chicken, from China to Hong Kong to New York, lahat merchandise. Pati pag-ibig nila, merchandise, goods. So,
Nakatungtong yung buong kwento ng rom-com ng pag-ibig ng dalawa sa isang socio-economic na sitwasyon. Very political. Lahat ng kanilang relasyon na apektuhan ng political economic situation. Napilitang maging masaysay yung babae, napilitang kumapit doon sa goons na mayaman, and so on. It was all political. So, I suppose, in looking at your materials, the materials you're going to work on for your short films, you have to admit, gaano man siya ka, sa tingin nyo mababaw o mabigat, social realities, political issues, they're all political. They're all about power play, natanggalan ng pagkabuo ng pagkatao, may hindi makuha. They're all political. And so, you have to know what you really want to say. Whatever you have na material, ang cute-cute nito, gusto kong gawin nito tungkol sa isang bata na 8 years old na hindi pa makapagsalita, utal, 10 years old, utal pa, and then suddenly nagkapagsalita. O gusto ko lang ganun kasimple na kwento. That's still political. Ano yung mundong kinalalagyan niya? Bakit may mga batang hindi nakapagsalita? Etc, etc, etc. So what are you trying to say? Are you trying to say na kaya ng taong labanan ang handicaps, maski physical, o gaya ng batang hindi makapagsalita? Anong humaharang sa kanya para makapagsalita o hindi makapagsalita? And so on. Sorry, I don't know if I'm talking way above your heads, so you can ask questions. As I told you, question and answer tayo. Pinuput ko lang in context yung mga clips ng video, para you can also ask questions about them later. Sir, mali talaga yung ang buhay ay parang gulong. yeah, to some extent, hindi overreading because yung gulong na yun, akyat baba ka sa socio-economic situation that time eh. At nagaganon sila lahat eh. At ang ambisyon ng lovers doon is umangat siya. Yung babae na galing sa China, economic ang dream niya eh. Yung buhay ng pamilya ko at lahat eh, makaangat ako, makaangat. Yung guy na ang thinking niya, hindi economic ang kanyang goal, mapakasangalan lang niya ang kanyang girlfriend. Pero tuwang-tuwa siya. Ang sweldo ko mas pataas sa sweldo ng mayor. And then may ATM card ako. And then kumikita ako. His entire existence is economic. And so their goods, lahat, pati emotion, pati love, pinipigilan nila. Kasi goods na hindi saleable at the moment. So it's a very political, very economic na kwento. And yet it's very rom-com. And yun ang pinapalabas ko lagi last that time. Because that time, yun ang template ng Star Cinema on what is really very commercial. The kilig, the pigil, the anticipation, etc. So nandun lahat the rom-com element. Eh. Pero nandun yung social context. Na pag inisa-isa mo yan, every unit, andun yung, may goods na naman ang binibenta. Kain sila ng kain all throughout. Sumasenso. At ang mga dialogue nila, it's all about, umasenso na siya, ganito na siya, ganito na siya. So it's all, ang mundo niya ay mundo kung saan binibenta lahat. Batawag, pati yung dreams nila, yung pagmamahalan nila, kailangan nilang pigilan because malakas yung ekonomiya na problema. And so all the way hanggang para kay B, para kay B ganun yan, you're talking about a lesbian mother na may anak na gay, and then na-in-love sa kanyang katulong, na eventually kailangan umalis at nagkasawa dun sa isang fisherman, pero mahal pa rin siya, yung amo, ng girl. Pero kailangan nilang pigilan. Why? Ang isang malaking dahilan, mahirap ng babae, katulong, at siya yung amo doon. And then they later reconnect and they try to make it work. But they cannot totally make it work because there's society. Paano yung mga anak nyo? Paano si ganito? And so on and so forth. And there's the guy who believes na ang babae mababa lang. Akong mataas, bakla, babae, lahat kayo mababa, ako mataas. Kung mabubuhay ko matagal, mas mabubuhay ako matagal. So nagpapatagalan sila, nagpa-power play sila. So lahat ng kwento, power play. Even if it's House of Us, ni Natal. By the way, maganda yung, napanood ko Tal, yung PowerPoint mo, maganda. Oy, sir. Here. Thank you. Even yung mga pelikula ni Natal, ni na Carmi, it's all political. Hindi siya political in the sense na rara. Social realities. I'm not a rara writer. I've done many films na hindi rara. But it's all political. Whether House of Us or Casta or Chattel. Because power play yan ng relasyon ng dalawang tao sa isang konteksto na nag-aagaw ng kanilang karapatan na maging buong tao, may tinatanggal sa kanila, may hindi sa kanila binibigay, may kailangan sila ipaglaban para makuha yung pagkatao nila na buo sa mundong yon and sa bawat isa. So nagpa-power play sila until mag-end siya na kung ano man ang na-resolve niya.
like in moral, napitik nila yung institution na patriarchal, maski hindi totally matumba, napitik nila at na-improve nila ang kanilang mga situation. But in the case of carnal, na pugutan niya ng ulo ang despot na tyrant, pero dahil doon, nagsimula na ang trahedya doon sa pamilya nila. Dumami na ang murders and etc. Because carnal is a sociopolitical film, but the genre is horror. So it's written like a horror film. So, di ba parang Village of the Damned, may pumasok at may umalis, etc. So it's a horror film throughout sa template. Pero sa content, sociopolitical. So after the killing of the despot, nagsimula na maging monster halos lahat ng tao sa kanila. The girl killing her daughter, her anak, the guy, etc. Na-produce niya ang mga monsters sa kanila. So doon, hindi nag-succeed nung napatay ang despot. Pero in moral, medyo nag-succeed sila. In Himala, it's ironic because nasabi niya ang katotohanan at nakalaya si Elsa. Pero yung mga taong bayan, they want the falsehood of believing in somebody, tyrant man ang tawag natin, or populist leader, or a demagogue, that they want to believe. So it's all, ulitin ko, it's all political. Nothing is neutral. The moment that you choose your material, you already want to say something about that material. You cannot say it's very objective. Pinili mo yung material eh. So kung pinili kong kwekwentuhin ko na mini Olive is madrasta, that's our choice. I took a stand already. I want to say something about madrastas. I cannot say I'm being objective. I'm just reporting what's happening around. Hindi, I'm saying something about it. So even if may pinanggalingan na real incident yung madrasta na kwento to sa amin ni Olive nung ilang tao na galing sa tunay na buhay, we're not just going to transfer to you kung ano yung totoong nangyari. We will make choices. And in making choices, that makes it political kasi kumapampi ka. If I choose to put it here, choose it here, then may kinampihan ako. So walang pelikula, walang kwento na walang pinapanigan. You choose your material, you choose your characters, you choose the way your story will run. And when you shoot, you choose your angles, you choose your color, you choose your music. That to every choice makes it subjective. And if it's subjective, it's based on your belief. So naniniwala ba tayo sa mundong ito lahat ay na-restore at magta-triumph lagi ang tao? Then that's going to come out in all your films. Naniniwala ba tayo na cynical tayo na wala yan, walang ganyan, walang tao, walang ano, chaos lahat ang buhay na waiting for Godot tayo or what? Then that's going to come out that you do. Whatever you do, your beliefs will come out. So nothing is neutral. Everything is political. You make your choices. It's what you want to say that's going to come out in your stories, whether you are aware of it or not. Even if you're not aware of it, it will come out because your subconscious is going to put it out there. And most of the time, it's a subconscious that's going to tell the story. Your conscious mind is going to operate and try to get across the story. The story oftentimes will come from your subconscious. So hindi ka totally conscious about that. But your subconscious knows your beliefs, your philosophies. So kung anong totoong pinaniniwalaan mo, maski nagsisinungaling yung conscious mind mo sa sarili mo, hindi, naniniwala ako sa ganito. Pero yung totoong sarili mo, which is your subconscious, kasi yung subconscious ang honest, yung conscious mind sinungaling eh. The conscious mind nagdi-deny, naniniwala sa iba, nabubulagan, but the subconscious is your honest self. So pag nagsusulat ka na, at totoong nagsusulat ka, lalabas na yung gustong sabihin ng subconscious. Makukulayan na niya ang characters mo. Kung condescending ang tingin mo sa mga bakla, halimbawa, maski na anong pagpapanggap ang gawin mo sa pagsusulat, lalabas at lalabas yung doon. Kung mababa ang tingin mo sa babae, lalabas at lalabas. So your subconscious is going to tell its honest, truthful story. Might as well be aware. So what you want to say, meaning you, your subconscious, your real you, will come out in your material. So kung meron kayong material ngayon na concepts nyo, you can take a look at it again. And then, ako ang ginagawa ko, I try to verbalize what I want to say. I keep revising. Habang nag-revise ako ng script, kumbisa nagbabago yung gusto kong sabihin eh. Hindi naman totally malayo. Pero nagbabago, nare-refine, napapine-tune, na-adjust, na-tweak, and so on. But I keep trying to type what I really want to say. So if I were going to, if I were writing moral now, ulit akong ulit ng kung anong gusto kong sabihin, igaguide ako ng gusto kong sabihin. And ang gusto kong sabihin sa moral is sa isang mundo na patriarchal, na pati ang mga babae, 1982, na panahon din ng martial law, ang mga babae
ang magtutulungan at magliligtas sa bawat isa. So, yun ang gusto kong sabihin. And now, I'll go to my story and see, naniniwala ba ako sa ganun, na it's the women who will help each other and save each other. Kung naniniwala ako doon, then doon tatakuin kwento ko. And it's what, and it is what you saw in the clip, in the scene that you watched with Mrs. Torres, yung kabit, sinugod niya yung kabit. Sinugod niya number 2, sin magiging number 3. But in the end, sinave ni Mrs. Torres si Sylvia para wag siya maging kagaya ni Mrs. Torres na maging ganon. Kaya nasabihan niya ng putang ina si Ernie at nakawala siya kay Ernie. So, nagliligtasan yung mga babae sa moral. And I was conscious about what I wanted to say. Hindi ko alam yan nung nagsimulo ako. Pero as I was writing, as I go along, as I kept revising, then I started finding out, ah, this is what I want. So, ang gusto ko lang naman sabihin sa inyo, you have to at least try to find out what you really want to say and accept that maybe you will not be totally know what it is really that you want to say, or maybe it will keep changing, but you have to make the attempt because it will help you focus and it is important. Otherwise, baka may nasabi kayong kaya yung sabihin. Antay something pala kayo, biglang naging pro something. Parang nagtaas ang kamay si Jules or si Anne. Anyway. Sir, hi. Ako muna, mauna. Sige, sige. Go, go. Please, please. Hi, sir. Anansa po. Sadyante niyo po ako sa UST before. Yeah. Anyway, ang hindi ko makakalimutan na ituro niya sa amin dati was yung concept ng bubog. Yeah. Ang lahat ng ginagawa natin ay nag-uugat. Ang rason niyan yung bubog natin. So, yung sa mga sinusulat natin, saan mo man tignan yan, meron at meron yung relasyon doon sa bubog ng tao. Yeah. Yes. Uh-oh. And at ang bubog, hindi lang sa tao. Like, Philippine society is bubogged. Mabubog. I mean, we went through all this, 300 years of colonization, etc., 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 and so on. Ang daming bubog ng lipo ng Pilipino. Nagkawatak-watak ang mga pamilya natin. Dinivide and conquer tayo, mga magkakapatid, pinag-Hawaii, etc. Nag-OFW eventually, dinivide ng poverty, pumuntang Maynila, nagputang, etc. So, lagi tayong watak. Yun ang isang bubog natin. That's why lahat ng kwento natin, meron tayong tinatawag na master plots eh. Isa sa master plot ng lipo ng Pilipino at ng Filipino storyteller is pagbubuo ng pamilya because that's our bubog. It will always be there. So, maski na siya loves kita na rom-com o maski siya action, picture, or horror, laging sa likuran, may kwento ng pamilya na binubuo. Unlike sa Puti Abroad, hindi natin kilala. Sinong nanay ni Julia Roberts sa kwento ito? Sino ang kanyang kapatid? Dito kailangan malinaw kung sino yung pamilya. Pati nga kapitbahay dito malinaw eh. Yung community, kasi we're a community eh. Kasi winatak tayo. So it's our bubo. That's why, even if we subscribe to the hero's journey, we tweak it because we're not conquerors. Unlike the hero in the hero's journey who set out into the world to conquer and to get the tayo, we stay put and they harm us and we protect our earth, our home. So when we do hero's journey, mas internal yung atin eh. Kasi we're not conquerors. We were conquered. Unlike the whites. So, but it's our bubog. So if you go to a story like Palangingga, kung may bubog yung maglolo at yung bata, mas may bubog yung bansa na iniikutan nila in the entire film. Or ganito kami noon, yung bansa na iniikutan ni Boya trying to find his identity as a Filipino, ang may bubog at may sugat yung bansa. So the bubog can be in the context, in the place. Ay, Jules. Yes, sir. Thank you po, sir. Nandito kayo at ginagawa niyo to. I have two questions, sir. First question ko po, actually nasagot na yan while you're talking, kung kailangan clarified na ba talaga yung gusto mong sabihin at may paniniwala mo. Eh, minsan kasi hindi mo pa talaga alam kung ano yung pinapaniwalaan mo. Tapos may alam ka ng kwento. Kung ano yung, kung sabay ba yun, may hierarchy ba, may step, kung ano uunahin mo. Uh-huh. Tapos ang second question ko po, ang mga kwento ba talaga ay, sabi nyo nga, ay mga taong hindi buo at mga taong may hinahanap na pagkabuo. So, ibig sabihin, walang mga kwento tungkol sa mga taong masasaya. Yung mga taong masasaya, never sila magiging buo kung may tao sa tabi niya na hindi buo. Kasi, we do not live in an island.
ay, ano ba tawag doon? No man is an island. You live, you do not live in a vacuum. You do not live alone. You live in a society. So you cannot say na ang saya-saya ko, sheltered ang existence ko, and have everything I need kung may nagugutom kang tao sa kabila. Kung may sugat yung mundo mo dahil may mga nagugutom sa palibot, then you're not buo. And you're disillusioned. Mali ang thinking mo. Paano ka naging buo? Hindi buo yung mundo mo at hindi buo lahat ng tao. So hindi ka rin buo kasi may mali kang paniniwala na masaya ka. Ikalawa, it's so boring to tackle the story of a person na masaya, na wala siyang problema. I think ang mangyayari dyan, magku-question tayo. After the third, fourth, fifth scene, ang saya niya. Ang saya niya. Ang saya niya. Teka, bakit siya masaya? Hahanapan natin na yun ang problema. Otherwise, walang kwento. Bakit siya masaya? Teka, fair ba na masaya siya? Unfair ba na ganito? Then, ay, kala niya masaya siya. Hindi pala. It will still go there. Magkakakwento pa rin siya. So, magiging pa rin siya buo. So, paano sir pagkain sa first question? Dun sa kung hindi mo, kailangan ba articulated or clarified ang mga beliefs or philosophies mo bago ka mag-stop ng drama? Depende sa type of film. If we will do it na type ng film natin na yung usual na ginagawa natin, which is, in quotes, realistic, usual, buo yung kwento, then hindi pwedeng sabihin sa audience. Di ba? Parang sabi nila, kung hindi halata ang editing, kung hindi halata ang acting, kung hindi halata yung sa dialoging, yung theme, maganda siya. Pero may mga types of films na expressionistic, impressionistic, postmodern, etc. na ibang klase na, where it is not a fault to do exposition. It's not a fault to tell the audience directly what you want to say. So kung doon ang klase mo ng pelikula, then you can. Like may mga pelikulang Run, Lola, Run, where sa simula may guy na nagsasabing, this is all just a game. It will take 90 minutes. At ang buhay ay ganito, at ang buhay ay ganito. Let's start the game. So you have three versions of the same story now na parang game, parang RPG. Namatay, hindi namatay yung isang babae, namatay, etc. Succeed. So this is just a game. Sinabihan tayo, in-inform tayo. Even in a film like Pretty Woman, sa simula ng Pretty Woman, there's a character, I think black, sa kalsada na nagsabing, this is just a story, this is a chatter about the lot. And then nung ending, nandun na naman ulit siya. Oh, this is just a fairy tale, this is a chatter. Parang sinasabi niya, huwag niyo masyadong seryosohin ito, kwento lang ito. Sinabihan niya yung audience directly. That's doing exposition. So, kumisan, you can go do it ng straight. It's not a fault to do exposition dito sa alternative. It's not a fault here to be conscious about your craft. I mean, mga Tim Burton, they're so conscious about the use of yung mga details niya. Design. Self-conscious eh. Nasabi ng iba, masyadong art-art na ano eh. But that because may consciousness eh. Pero dito sa kaliwa, kailangan subtle, hindi halata. Pero dito, there's music. I mean, the music in Joker tells us a story that people would say mali yun. Kasi nagpunta na siya sa mas voice-oriented na rather than plot or character-centered na pelikula. Mas voice. Pag mas boses na ng filmmaker, you can talk directly to the audience. You can communicate to the audience. Spike Lee does that. He's got a habit. And there are many films. The director talks directly to the audience. Whether breaking the fourth wall or sinasabi sa dialogue. In Boyhood, sinabi niya yung entire theme near the end, nung nanay. Sinummarize niya yung meaning. In Comrades, may scene na sinasabi nung cook na tumutulong dun sa guy, sa buong buhay natin, faith ang nag-etc. Because that's a theme. Hindi ka makakawala sa faith. So, yun sinabi na niya. 50% or more than 50% ng mga pelikula, maski na yung magaganda, actually, sadly, sinasabi nila verbally yung theme. There's a theme scene somewhere. Oro Plata Mata ended with Cherry Pie declaring one of the themes. Ginawa na tayong hayop ng gera ito. Eh, just do it well, then you're excused. If you don't do it well, then it's wrong. But if you do it well, you get away with it, then you're right. In short, nothing is right or wrong. You make it right. Kaya ang term ko doon, make me believe it's Quiapo. Then it's wrong. If you come out with a film that's very talky, and people keep saying dapat hindi talky, eh, how about Tarantino's films? How about Before Midnight? How about Woody Allen's? How about etc.? Just do it well. If you say pangit ang voiceover, it's a lazy device, etc., exposition. Yeah, but how about all these Hong Kong films? Sino Wong Kar Wai? Na ang hihilig mag-voiceover? And fascinated tayo.
there are no set rules. Rules. And if there are set rules, the best is to violate them. Yes. The best way to learn rules, the best way to learn your craft, violate rules. If you don't violate rules, you'll be doing stories the same way that we did them. But the moment that you violate rules, then you will commit mistakes. If you do not violate rules, you will not commit mistakes because you'll just be following what we did. But when the moment you violate, you will be committing mistakes because you're not sure anymore what you will do, and you're violating. You commit mistake after mistake after mistake. It's in the commission of mistakes that you'll find new ways of telling your stories. If you do not commit mistakes, you'll just tell your stories the same way we did. You have to find a new way that will come from mistakes. Kasi bago eh, nahanap niyo eh. So you have to commit mistakes. So you violate so that you can commit mistakes until eventually you're able to find the right way to do it with your unique voice and then with the material. And then say it. And then, kung na-violate mo yung role, ah, pwede naman palang voice over. Ah, pwede naman palang kinausap diretso yung audience. Ah, pwede palang nag-shift ng tone, like Get Out. Or pwede palang shift ng tone, ng genre, like Parasite. People would say, hindi, stick to one genre, one tone. But these films did the opposite. And in the end, the brilliant ones are the ones who violated. Thank you, sir. Okay. Kuha tayo ng, ano, sa screenwriting student. Yeah. Sorry. Ang daldal ko ba? Okay lang po. Yeah. Tsaka wala kayong choice. I hold the mic. Hindi. Sorry. No, you have a choice. James? You have a choice. Okay, sabi ko, unmute. Unmute. James? Okay. Yeah. Please interrupt. Yeah. May tanong. Yeah. Sir, hindi ako kumain. Sino yan? Ha? Okay. Asan ka? Okay. Hello, sir. Hello, sir. Yeah, okay. Parang wala ka. Ah, sige, tawagin muna natin si Ira. Ira? Ira. 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 Hello po. Ira. Good evening. Hello, sir. Kapan pal ba? Ayun po, good afternoon po. So, ay. Sino po ba muna? Ira. Ako po muna, sir. Okay po. Ayun po, sir. Good afternoon po, Sir Ricky Lee. First of all po, thank you po. Kasi finally, makakapagtanong na po ako sa inyo virtually. Kahit hindi personally po. Kasi even back when I was in senior high school po sa PUP, favorite na po kayo kunin sa ng Department of Communication din po doon, ng MASCOM. So, question ko po is about sa tungkol po para kay B. Ano okay. po yung naging inspiration nyo behind sa idea na may kota ang pag-ibig? And how you, paano po kayo naging, ano, paano nyo po napagdagnitag ni yung limang storya na yun seamlessly po? Since parang sa limang pong yun, yung pagkakatagnitag ni, yung pagkakaiba-iba po ng storya, sobra po magkakalayo-layo. Yeah, I was very conscious about it. Well, unang-una, I wanted to write love stories na short story yung form, hindi novel at that time. Kasi I realized na ang dami kong short stories, hindi love story. And nagsimula ako sa love story and first short story because I wanted to go back there. So I started writing love stories. Then I realized ko hindi yata maganda lumalabas yung pa-isa-isa na love stories. And then looking around then, ang dami kong mga kaibigan na, bakit karamihan heartbroken? Sino? Lagi na lang sawi, laging heartbroken, etc., etc. So finally, nung hindi ko mapawork separately yung stories, I decided na, teka, kung i-combine ko kaya itong mga to. I had three love stories that then. Sabi ko parang alangan yun kung tatlo lang. Eh. So, kung lima kaya. Then, naisip ko na yung, gawin ko ng may kuwata ang pag-ibig para may contest silang lima. I wanted to something popular na love story. So, may kwento ng lima na popular ang appeal na love stories. So, ginawa ko yung kwento ng lima. After I finished the first draft, I wasn't happy kasi it ended. After natapos yung kwento ng limang love stories, nag-end na siya doon sa bridge where interactive na siya. Yung audience na ngayon na magsasabi kung sinong mapipili doon sa lima o hindi. I ended there. Nang in-end ko doon, sabi ko parang hindi ako masaya kasi parang love stories lang siya. Hindi ako mapakali. So I started exploring until I realized, hindi, gusto kong hindi siya tungkol sa love stories lang. I wanted it to be about writing and the power of words and the power of writers to create words and alter, revise
the lives of human beings, I wanted to go there na. I didn't want na to get na dun lang sa level ng love stories, lover, loving and love each other. So nung ano yun, parang nabuksan na, ah, gusto, alam ko na gusto kong sabihin. Yun yung ibig ko sabihin sa inyo na, kumisan 50 step na, kumisan 10th step na before you will realize, ah, this is what I really wanted to say. So matagal na, nakatapos na ako ng nung limang stories and chatara, at akala ko tapos ko yung novela before I realized, ay, I want to continue. So, ah, ito pala ang gusto kong sabihin na kapangyarihan ng salita. The moment na luminaw yun, then I move backwards. Lahat ng kwento ngayon dito, kailangan ko na i-reshape doon sa kapangyarihan ng salita. Pagkukwento, then I decided, ah, dapat iba-ibang genre ng limang love stories. May fairy tale-ish, may magic realism, may ironic, et cetera, na parang western, may political, et cetera. Iniba-iba ko na pati style ng pagsusulat nila to some extent. Kasi alam ko na yung gusto kong sabihin. And then dahil alam ko na ang gusto kong sabihin, ah, power of words. Pinalitan ko ngayon lahat ang mga pangalan nila. Kasi kung yung writer, si Lucas, nakakulong siya sa pagmamahal niya kay Bessie. So ang ginawa ko lahat ng female characters ko, pwede lang magsimula ang initial nila sa B-E-S-I. Walang pangalang hindi B-E-S-I. So lahat ng characters ko nakakulong sa pangalan ni Bessie dahil sinulat sila ni Lucas at ikinulong sila ni Lucas sa pangalan ni Bessie. So lahat yung luminaw kasi I already knew what I wanted to say. Na-revise ko na siya at sa abante ng ngayon. So tinuwik ko na, binago ko na to suit what I wanted to say. And so na-revise ko yung ending. Yung ending ko, hirap na hirap ako sa ending dati. Nagpapabasa ako. May readers ako lagi na tumutulong. Lagi silang hindi pa Ricky, hindi pa, hindi pa, hindi ka. Until finally, I realized, teka, it's about words. So I'll end with Lucas na nakakulong sa iisang salita. So literang B. Ang powerful niya, kala niya na bago niya ang ending ng ibang characters at etc. Pero siya, hindi niya mabago. So ang powerful ng storytelling at ng words, pero may limitasyon. Iba pa rin ang real life. You cannot, it's not that malleable na pwede mong baguhin ng realidad. So nakulog siya sa letrang B. So naging mas cohesive na siya dahil yung gusto kong sabihin naging cohesive, na-tighten ko na siya. Hindi siya kumalat. Dati medyo kalat ang kwento. So yung gusto kong sabihin ang nagpa-cohesive sa kanya para sa naging mas tight. And so naging ano na siya. And then tinighten ko na siya. Yung gamit ko ng mga salita, tinighten ko na. Ah, conjure, et cetera, pagpupuyos, gagamitin ko sa last paragraph ng buong Pilipinas. Kwento, ilalagay ko dito sa earlier, nagko-complain si Bessie nang hirap na yung mga Tagalog words, gaya ng mga pagpupuyos, etc. So, nagmi-mirroring, there's a mirroring device we call. I use pagpupuyos here and I use here. It mirrors. It tightens the story. So, I started mirroring devices now. Parang comrades, you're mirroring merchandise, merchandise, merchandise. Chicken, chicken, chicken. Nagmi-mirror. So, nagpo-prostitute, you're mirroring. So I started doing that. Then it became easier na. Ang punto ko lang naman dito, in my long answer to that is, by halfway, by finding out what I wanted to say, it became easier for me now to revise, to make it better. If I didn't know what I wanted to say, kung saan-saan ako mapupunta, hilain ako ng mga characters ko at mga situations, kung saan-saan, ang hirap magsulat ng ganun, walang focus. Na-focus ako ng what I wanted to say. So early on, maski sa concept nyo pa lang, storyline na that you have, pag barilin nyo ng barilin what you want to say, it will help you focus. It will make the job of writing and eventually directing your material easier. Okay. Okay po. Sir Ricky, may tanong sa chat pero hindi kasi makapag-turn on ng mic. Kay Joseph Arcegono. Do you have plans po ba na ituloy yung film version ng Amapola? May 2011 teaser po ata kasi pero never heard of it na. Yeah. Actually, yung teaser na yun, parang teaser din ng bahay ni Marta to promote the book, the launch, yung teaser, kaya sinuot namin yun. That time, di ba, si Christian Bubbles and si, and so on. And then yung bahay ni Marta, sinaagot, nag-shoot kami to launch. Actually, hindi film ang plano ko dun sa Amapola. Graphic novel. I started writing it as a graphic novel. Kasi nagsimula ako sa comics. Utang na loob ko sa comics kung nasaan man ako ngayon. 5 years old pa lang ako, binabasahan ako ng comics ng kapitbahay namin na nangyaya ko. Hindi pa ako marunong magbasa, marunong na ako magbasa. Kasi nakikita ko na yung shapes and so on. So, marunong ako magbasa, maski hindi pa marunong magbasa. At comics yun. And I started collecting. And it graduated into magazines, DIY, Blacklock, etc. So, yung mga kwentong yun, ang tungtungan ko that time. At yun, nagsimula ako bilang writer. So, kanina ko utang na loob. And I kept wanting to go back to
comics, parang payback. Pero when I tried doing Amapola na comics, hindi ko magawa-gawa. Parang pahit, ganito. Mm-hmm. Eventually, I gave up a novel. But I'm doing it as comics with somebody na ayaw niya sabihin mo ng pangalan niya. I'm doing it now. Nag-discuss na kami. So, matutuloy din siya na comics. As film naman, ang daming offers nung pa eh, during the launch eh. At takot akong that time na mag-yes na gawing film. Gusto ko muna may integridad muna siya bilang nobela bago siya gawing pelikula. Kasi the moment na ginawa na siya pelikula, halimbawa si Giselle, makukulong na siya sa karakter ng artista. Habang nobela pa siya, yung Giselle na karakter, yung payat na model na tumaba ng maging manananggal, na bagsak ng bagsak pag lumilipad nung una, pag naging artista na siya, yung artista na lang siya. Pero habang hindi pa siya pelikula, I have 1,000 G-cells. Kung 1,000 kayo nagbabasa, kanya-kanya kayo ng G-cell. That makes my work richer. Pero yung pelikula, it has an exactness that is also a limitation. Kung sa pelikula si G-cell, si Bea, I have nothing against Bea. She's a friend and a workshopper. But it will only be Bea now. Or Angel Oxin. Pero in my novel, bawat isa sa inyo, paglalapit sa akin, iba ang daladalan yung G-cell sa akin. Iba ang daladalan yung Amapola. Kasi ang dami rin nag-alok na gawing Amapola from Vice Ganda to si Binibining Gandang Hari, etc. Sa inyo, iba-iba. Mas rich. So I wanted a certain period na ganun muna ma-harvest ko yung richness ng integridad ng literary work ko bago siya akuin ng pelikula. But we're planning now para kay B and so on. Para kay B nung pa, actually ako may commitment at down payment from a producer. We're going back to possibly doing it na. But at least may humaba ng buhay. Tsaka I'm doing para kay B part 2. So parang let go na part 1. Tal may darating ng part 2. So yeah, may konti ng film talks. May nag-cut po, sir. Sa movie po na Himala, diretsa po ba itong atake sa relihiyon? No, I think it is actually very spiritual, if I may say so. I think it's very spiritual. And ang daming mga pare na naglabas ng reviews before na pinakita nila na actually sa version pa nga nila, very religious. Sa akin, spiritual. Ang ibig nila sabihin kasi, ang sinasabi lang ng Himala is huwag tayo maniwala sa fake na relihiyon, sa fake na mga Diyos, sa may manufactured na relihiyon, na paniniwala. And that manufactured religion does not necessarily have to be a religious grouping. Ha? It can be a political grouping. So lahat ng fake na political grouping, religious grouping, educational grouping, family grouping like the Angkan in Karnal, kung fake sila, huwag tayong maniwala. Huwag tayong maniwala sa kanila. Ang hanapin natin yung truth. At yun ang narealis ni Elsa. What she wanted to see was the truth. Except, hindi popular dun sa mga taong desperate yung nakita niya. So it's not anti- religion in that sense. That's why there's a line during the in the clip that you watched, there's a line bago nagsimula yung pagpata, bago nagsimula lahat, na sinabi nung chief of police pa, pag may nagsalita dito laban sa akin, laban kay Elsa ba, what? At laban sa Diyos? O laban sa gobyerno ba? Laban sa Elsa? It shows the connection of the institutions. Military, government, hindi sa atya, tara, hulihin nyo. It's not a religious matter. It's, in a way, it's a political matter in that situation. So hindi siya anti-religion. No, hindi siya anti-God. Anti-false religion, I suppose. Although at that time, when I wrote it, I was, ang tawag ko sa sarili ko nun, agnostic. But ikaw lang kung may term talagang totoo na agnostic eh. Kasi galing akong kulungan, galing akong UP before that, I was questioning everything. And I wrote Himala in 1976, by the way, so fresh from prison. 1974 ako, whole year na kulong. Paglabas ko, isa sa una kong tinatrabaho was Himala. So talagang nandun pa lahat ng sensibilidad ko. So I was questioning everything from God to the government to schools to everything. Sa ganun akong mood. In 1976. Bago siya na produce in 1990. Parang si Tal na wala ano. Anyway. Sir, meron siyang editing post-prod. Ah, okay. Physical story.
Okay, sir. Yung usual kasi na napakasa, no? Kapag ka nagsisimula yung writer, ginagaya niya yung ano, yung nagustuhan niyang pelikula. Kaya okay. Nakalata na ang layo ng writer dun sa material. Kunwari, na wow siya dun sa... naalala ko, Amores Peros. Wow na wow ako nung napanood ko yun. No? Para ako na lang. Tapos, ginagaya ko yung format ni ano, ni Alejandro Gonzalez, sinari ko ba? Or in the writer. Sino writer? So yun. Parang gusto ko rin na gano'n, na tatlong iba't ibang kwento na hindi naman sila, hindi naman nag-meet yung mga characters, pero in a way, connected pa rin yung mga kwento nila. So may mga gano'ng kasing tendency. No, paano ano yung advice na mabibigay nyo or paano maiwasan nung writer? Yeah, but before they iwasan or what? Because they will all be there. They will be influencing us. And I think we should be open to be influenced because they're sharing things. But I think what's important is your bosses, your loob, your real you, which is a combination of your conscious and subconscious. Kung ano ka, yun ang totoo dapat. Doon dapat manggagaling. If you're predisposed towards multi-stories like Amores Peros, then nandun yung bosses mo. In the case of the writer of Amores Peros, I'm trying to remember the name, but he wrote Babel, 21 Grams, Amores Peros, and so on and so forth. He has ADHD. Yes, ADHD, so hindi siya mapakali. Since childhood, hindi siya mapakali. Hindi siya makafocus ng attention niya. Lipat siya ng lipat ng lipat ng lipat. So, akala ng mga teachers niya, hindi siya mahusay. Kasi lipat ng lipat ng lipat, hindi makafocus. Because ganun siya, na hindi makafocus, eventually, nag-develop siya ng sarili niyang mapa inside his head that cannot stay put in one place. So, may mapa siya. So, instinctively, sanay siya sa mapa na lipat-lipat. And so, if we go now to his works, sanay siya sa mga pelikulang multi-story na lipat ng lipat. Kwento dito, kwento doon, kwento dito, kwento dito, connecting them. Because meron siya instinctive map inside him na na-develop niya because of his ADHD na condition na hindi sana niya madidevelop. So it helps. So it's his unique voice. Ang mga pelikula ko, ang mga novela ko, it goes all over the place. Makalat akong tao. Para kay beat. Asan ang bida na? Sa gitna. Amapola, may lower mythology, may Spanish period, may present time, may time travel, etc. etc. Makalat akong tao. Hindi ako focus na tao. I've realized that already. I used to think na it's a defect. Kasi hindi ako, I get bored. I cannot focus. I keep moving around when I'm writing. When I was writing Himala, I would get bored. So I was writing moral and naplos. Usually, I write 2-3 scripts at the same time. Not because I'm brilliant, but because I get bored. Hindi ko mapapunction yung isang script, kailangan akong lumipat. So it used to be a defect. But through time, yung defect kong yun, sige, hindi ko akong tatlo. Aba, humahanga sila, ang usay mo, Ricky, na sabay-sabay mo, Himala, Moral, Haplos, na sulat mo. And hanggang ngayon, sabay-sabay ako magsulat, type so many. Hindi nila alam na galing siya sa defect. I cannot stay put eh. I cannot focus eh. Naingit ako dati kinapit lakaban noon, iisahan sila eh. And then they can focus and finish. Ako hindi eh. So I just turned around my defect. The same way si writer of Amores Peros turned it around. Whether conscious siya o hindi, ako rin, I wasn't conscious that I was turning it around pala, making it work. I had no choice. I had to make things work. I had deadlines, pero I have to focus on it. So I had to make it work. So pinagtulungan ko na ngayon yun, at tinulungan ng Himala yung moral, I made sure magkakaiba silang genre. Political allegory yung Himala, so hindi siya realistic. Yung moral, realistic, nakatungtong sa lupa. Himala, hindi masyado. So Himala, organized sa mga sentences, punctuated, manipulated ang scenes. Dito, hindi. Loose na loose. Haplos, kasabay ng susulat, may multo na flesh and blood. So, magkakaiba sila. I made sure magkakaiba. So, lipat akong lipat na lipat, na-energize ako by the lipat. So, dahil I cannot stay put, wala akong conscious na mapa na malinaw, I keep moving around. I made use of the moving around. I turned it around. The way the writer of Amores Peros turned it around. I turned it around also. I made it an asset. So now, I do multi-scripts and multi-ganito and multi-etc, etc, etc. Because I have no choice. But I think naman, I've made it good na. Sir, nagkakaroon tayo ng trend na puro pumapasok sa akin, no? Sa personal, imbis na sa everyone. Pinapatagod lang sa akin, no? Sir, yung kanina si Guillermo Arriaga, yung ano. Guillermo Arriaga, yeah. So, it should come from your unique voice. May implementation tayo ng ganda, multi-character, multi-story, connected, yes. But do you believe? Do you believe na sa mundong ito, interconnected tayo lahat? Do you believe na
maski hindi magkakakilala, it's as if they're reaching arms at magkakakabit sila, and they will not come to a greater insight tungkol sa buhay nating lahat. Yun ang sinasabi ng mga amores, pero etc. There's a bigger thing, the interconnection. If you believe that, then go there. But if you do not believe that, even if na humahanga ka sa kanya at gusto mo hanga ka rin ng ibang tao at yun ang gusto, hindi mo pa rin magagawa na maganda, magiging kopya. Pero if you believe, eventually it will become your own, the story. You will be able to own the story. So it has to start from anong belief mo and then ano yung bosses mo. Usually, hirap ako lang. Usually, ang bosses nyo is a combination of your strengths and your weaknesses. Ang bosses nyo, hindi yung strengths nyo lang. Yung strength nyo, ang daming strength ng lahat yan. What will make you unique are your weaknesses. And if you're able to turn around your weaknesses and combine it to your strength rather than rejecting them, anyway, you cannot reject your weaknesses. Part nyo yun, habang buhay. If you turn it around, it becomes your unique voice. So, kung madaldal kang tao, yung kadaldala ng pelikula mo, pag na-turn around, yun ang aso niya. Yung ADHD ni Guillermo, nung writer, o ako, it became my asset. So, yung strength ng unique voice mo, manggagaling sa weakness mo na na-turn around mo, hindi sa strength mo. So, tingnan nyo ngayon what's odd with you. Obsessive ka bang tao? O makulit ka? O may ADHD ka? O madaldal ka? Fascinated ka sa mga words. Eh, people say visual, pelikula. Dapat hindi wordy. Eh, doon ka fascinated sa words eh. Turn it around. That will make your work different. Because everybody saying visual dapat, visual dapat. Suddenly, you came up with something na nag-violate sa rules at hindi naman tanggap nila. But you were able to turn it around. So just turn it around. Make it work. That's what I did. I turned it around. So ngayon, hanga sila. Sige, kaya musay, etc. Sabay. Na starstruck sir yung iba kaya puro pabunta sa akin. Okay, sige, ito sir, isa pang tanong. Paano po malalaman kung may solido ng plot ang story at it's time to write the script na? Kung gagawa siya ng kwento ngayon, ano ang kung gagawa po kayo ng kwento ngayon, ano ang naiisip niyo storya? Tama ba 'yan? Ngayon, ang dami kong gustong gawin na kwento. Pero paano mo malalaman kung enough na yun na para i-flesh out yung material? Kung may solido ng plot ang story at it's time to write the script na. Okay. Medyo tricky yung question eh. Actually, one example lang na mabilis. Ginamit ko sa workshop eh. That's why alam ko itong example na to. Halimbawa, may material kayong nakita. Gusto nyong gawa ng kwento. Nabasa nyo sa dyaryo. Isang nanay na ang anak niyang teenager na tokhang. May exams the next day. Nabasa nyo sa dyaryo. Ang tawag natin dyan, it's just a material. Wala pang kwento. So you cannot write it yet. Wala pang plot. Okay. After you have that now, you go now to the character. Ano ang kanyang workshop na to? So hindi ko pwedeng puntahan. But ano ang kanyang hindi pagkabuo? Ano ang kanyang problema? Ano ang gusto makuha ng babae, ng nanay? Justice? Etc, etc, etc. I have to go to the mother's real problem. The moment I choose the mother's real problem, that's when I start choosing my story. Akala nyo may kwento na siya, nanay, natokang. Wala pa siyang kwento. Kailangan as a writer, papiliin nyo ngayon anong problema ang harapin ng nanay. Ano ibig sabihin? Ang usual problem na harapin ng nanay, yung what we call reflex action. Ang reflex action, yung unang idea na lalabas, which usually is pangit. The usual idea na lalabas, pagtatanghanapan ng katarungan ng anak. Yun ang magiging goal niya. Medyo pangit yun, reflex yun. Pero may iba rin, pwede. Pwedeng na-realize niya, weak siya, wala naman akong maglalaban, mababantingin sa mga babae dito, etc., etc. Ipuporso ko na lang ang dream ko na maging sikat na artista na hindi ko napurso nung kabataan ko. Ngayong nakilala ako dahil nanay ako ng ganito, ipuporso ko. So ang problema ang harapin niya kung paano siya magiging sikat na artista. Secondary lang yung sa anak niya na justice. Nag-iba na ang kwento. You have to make a choice dyan pa lang before you can flesh out. Or you can say na weak siya, ayaw niyang tumulong, biglang may kaibigan siyang lumapit at sinabi ng kaibigan niya, yung anak ko na nawawala, baka naging disaparsido, dinikot ng military, at may utang na loob ka sa akin bilang kaibigan, tulungan mo ako. So instead na mag-pursue ng justice sa anak niya, tinutulungan niya yung kaibigan niya na hanapin yung nawawalang anak nun. Yun ang magiging kwento. So you have to choose your story from the material. So yung nagtanong, before you can even flesh out, you have to choose what story do you want to tell from the material because the material has 1,000 possibilities ng kwento. Itong tokhang, I can keep going on and on. It can be the story of the anak
namulto na ngayon. So, kwento na ng mag-ina. Or it can be the kwento of mag-ina, not justice. Yung nanay, ayaw niyang maging aktivista yung anak niya, a filmmaker sa UP or PUP. At gusto rin, political lang ginagawa. So, it can be film within a film. May ginagawang political film yung anak niya, hindi nagpapayag yung nanay, o tingnan mo na, tokhang, dalawang namatay. Yung character sa film at yung tunay na anak. It becomes now about filmmaking. It's no longer about looking for justice. It now becomes about how we tell stories and how we make films out of events, etc., etc. So, you start with the material, then you choose the story from the material, meaning, anong problema ang haharapin ng bida ko, anong hindi niya pagkabuo, anong babanggay niyang kahon, and then the story will proceed. Then flesh out the plot or the whatever. Okay, Marian? Marian? Marian, yeah. Marian, yeah. Ka namin. Yeah, narinig ka namin. Hello po, Sir Rikidi. Curious lang po kasi ako about dun sa Himala na sinabi niyo po kasi na nakakulong kayo during that time. Ask ko lang po sana kung ano yung naging struggle ninyo. And as a writer po, ano po yung ginawa niyong paraan para maging successful po yung story ng Himala? Ano yung first question? Nung nakulong ako? Na sinusulat niyo yung Himala, tama ba? Opo, nakakulong po kasi kayo, di ba sabi niyo po during time ng Himala. So, ask ko lang po sana kung ano yung naging pinaka-struggle niyo po that time, aside sa nakakulong po kayo. I wasn't writing Himala nung nasa kulungan ako. I was writing a lot of things, but not Himala yet. And papangit yung mga nasusulat ko sa kulungan. Very sentimental, etc. So, I started writing Himala only 2 years after prison. For Mike De Leon, I was one of the writers of the team. Although, ako nagpa-credit. And doon namin nakuha. Doon ko nakuha yung idea. May consultant kami. Nagsabi, may mga babaeng pinaghimalaan. Magandang material. Interview them. So, doon nagaling yung idea. Doon sa consultant ng team. So, noon ko lang sinimulang isulat yung Himala. But, the writing was influenced by my experiences inside prison. Questioning, etc., etc., the tyrant, martial law, dictatorship, etc. Lahat yon. People wanting to believe, people in the spirit. Ano. So lahat yon pumasok sa paniniwala ko at sa content ng Himala. So yun. Thank you po. Yeah. Uh-oh. May second question ka. Anyway. Chai? Chaira? Hello. Hi, Sir Ricky. Nabanggit nyo po kanina yung about sa magic realism kasi may ina-attendan din po kung isang workshop. Tapos, ang sinusulat ko po ay about din sa magic realism. Pwede pong, makapagbigay kayo ng advice kung paano po magsulat ng, sa magic realism po. Off my head. Una-una, I think you have to do research really, really well. Because if you're going to do magic realism, I think dapat sobrang grounded muna siya sa realidad. As in all the details, the texture, yung bark ng tree, yung ihip ng hangin, yung kulay ng butterfly wings, etc. Kailangan i-ground mo muna totally sa realidad. Ikalawa, kailangan i-ground mo totally sa history ng lugar. So kung anong history ng lugar na yan, etc. etc. Like in the case of Paracay B, San Ildefonso, may magical realism na portion. May kwento yung San Ildefonso. Then, tsaka ka na pwedeng magpasok ng magic. And the magic is not fantasy. Kasi kung fantasy yan, fantastic yung buong situation. Di ba ito, lang? Narinig ng buong town or it's an element lang or and so on. So it's one or two elements. Magpo-work lang yung elements na yun kung yung context, yung story world ay really, really grounded in reality. That's why magic realism. Nung workshop, chocolate yata yung ano? Yung yeah. Na magic realism. Chocolate. Yeah. Kasi bumabaha. Tama ba? Ng chocolate. Pero grounded yun. So, research dun sa context, dun sa mundo, is important. Because I have to believe that that world exists. Whether House of the Spirits or Chocolate or whatever. I have to believe na ganung bagay mangyayari. So, kailangan muna maniwala ko sa mundong yun. Then that magic realism can come in. Mabang discussion if we talk about this, but at least off my head. That's one. There's another thing with people who do magic realism. Like ako, fascinated with it. And I think partly it's because part yan ang gusto ng unique voice ko.
I tend to look at the world with bemusement, like a bata. I like to see things na sa likod ng puno, may ganito eh. I'd like maganito eh. I'd like et cetera eh. Inclined ako sa ganun eh. May mga inclinations tayo sa buhay natin. So ako, I'm predisposed sa ganun. I'm predisposed to, like bahay ni Marta, in a society where wala nang boses sa mga tao at oppressed sila at hindi sila makapagsalita, and yung isang character na bata ay deaf mute, walang makapagsalita, yung na-rape na babae hindi makapagsalita, then the house is compelled to talk. So yung bahay ko nagkukwento. And again, hindi sa akin mahirap maisip na magkwento ang bahay na to sa isang lipunan where suppressed lahat ng boses. So yung bahay ang binigyan ko ng boses. Hindi sa akin mahirap isipin yun, hindi because brilliant ako, kundi dahil yun ang inclination ko. Baka isip agad ng solution na may pagka-magic. So you have to look at your inclinations. And then encourage it, nurture it, and then go there. That will be your part of your voice. So again, hindi nyo pwedeng artificially ikabit. Or maybe through time, pa pwede siguro kung nag-grow kayo at nag-evolve kayo. By the way, recognize muna who you really are, your weaknesses, your inclinations. Yun ang nurture nyo. And you will find something there na hindi pa namin nagagawa. Kasi boses mo yan. Okay, so yung mga nahihiya magtanong, unahin ko muna yung mga magtatanong ng person. Thank you, sir. Catherine Marasigan. Yeah, I chatted my question. So paano po kayo nagsistructure ng dialogue? Kasi ako, introvert ako by nature, and sanay akong kausapin sarili ko. If I have to talk to people, I'm more comfortable talking online, chatting online. Pero in terms of like, in reality, it's hard for me to converse with other people. So when I write my stories, it's like, okay, the narrative, I can write it comfortably. But then when it comes to dialogue between two people or someone addressing a speech or whatever, medyo nagsistruggle ako doon. So, I just wanted to ask kung paano po kayo nagsistructure ng dialogue. Especially if you're the type of ma-reflective it compared to, you know, expressive. Yeah. So, yun yeah. Po. Well, unang-una, hindi ko hiniwalay ang dialogue as a separate element the way other people do. They say, dapat ang dialogue, hindi exposition, dapat ang dialogue, chat. Hindi ko siya iniiwalay. I think dialogue is part of the action. So if you have a character now, like Mrs. Torres, in the clip that I showed you, that we showed you, I am Mrs. Torres, hindi ako buo, meron akong goal, I want to get what I want to get. Anong devices ang gagamitin ko to get what I need to get? Anong action ko? Mag-gesture ako, mananampal ako, magsasalita ako. So yung dialogue is action, is part of my action. Ang dialogue ko, gagamitin ko para sampalin ka, o silipan ka, or silipan ka, o paglalangan ka, o bulaging ka. Hindi man sa same way na pwede ko rin gamitin yung espada para bulaging ka, or yung silya, gagamitin ko yung dialogue. So sa akin, dialogue is actual. So, laging may intention ngayon yung dialogue ko. May intention yung dialogue dun sa Miss Torres, o may intention yung pendeho ka sa karnal bago pinugutan ng ulo. So, yung pendeho ka, pwede rin namang gamitin ginanun siya, or et cetera, et cetera. So, depende ho is an action. So, the meaning of the dialogue is not in the words, in the text. The meaning is in the intention. I want to seduce him. I can use words. I can say, kumusta ka, but I'm seducing him. Or, I can say, love me please, I'm still seducing. Or I can say, let's go there. Mas ginanong salita ang gamitin ko, iisa ang intention ko to seduce. So you can keep changing. So, ang importante may integridad yung intention. This one, you can do anything na here. So it's just our face. It's just text. So pwedeng really body matter. Language then? Yes. It doesn't really matter as much as the intention. What is important is the intention. So kung intention, body language, or dialogue, etc., okay na siya. Pero kung nag-dialogue siya ng dialogue na wali-mali lang na intention, then it becomes expository, then it becomes redundant, then verbose, etc. Pero kung may wali na intention, then go. Now, usually, ang intention is power play. So in all the clips that you saw, power play ang dialoguing. Elsa and the Masa. Nagaganong nan sila eh. Sa start ng pelikula ng Himala,
outsider si Elsa, mataas ang, ay, outsider siya. Nang nagsinungaling siya, nakapasok siya. Nang naghimala pa siya, nakaumakyat siya. Nag-umakyat pa siya. Nagkaroon ng rape at itikara, bumaba uli siya. Pumantay siya. And then, nang sinabi niyang katotohanan, binaril siya. I mean, it's a power play. The same thing with moral, the two women. Eventually, naglalabanan, they will help each other pala. Save each other, dahil lalaki ang kalaban. In the case of the magama, it's again labanan physically and dialogue and labanan ng atmosphere at labanan ng music at etc. It's all power play. Na ganun. That's why it's all political. So, dialogue is just a device na ginagamit para sa gustong makuha o gustong labanan. So, yung intention ang mahalaga. Second, and finally, kung nahirapan kang mag-dialogue, what you do is do a stream of consciousness which you will not use. If you have a character now, like the tatay in Karnal, bago pinugutan, I'll go inside him. Ito na naman anak ko. I'll type without thinking. Stream of consciousness inside Big Silayan. Ito naman ako, papaaway na naman ako. Lagi ko inaaway ng anak ko. At ulang ganito, at etc. And pag-aari ko siya, etc. And kinakaliwan na siya, hindi pa niya alam, etc. Ano ba naman siya, etc. Ina-stream of consciousness ko. Pero intention ko, i-goad siya. From that stream of consciousness, I'll get one line. Pendeho ka. I'll use 1% or not use it at all. Go subtext or action, or maybe I can use one or two lines. But by doing this stream of consciousness, may mapapamilihan ka and nakita mo yung loob niya na nararamdaman na luminaw yung intention. Diba? By typing that, luminaw yung intention. Ay, itong anak ko, ito na naman ito. Ay, ano, pinipindiho ka na, etc. Luminaw yung intention niya. So maybe you can do that. Otherwise, treat it as an asset. Kung hirap ka sa dialoguing, then don't go dialoguing. Ayan. Sige. May advanced lesson tayo sa writing at dialogue. So, sila ng stop. Tapos ito usually kasi yung nagiging comment. Ange, paki-ano na lang, paki-echo sa question. Anjali Mongkawi. Hello po. Ay, hello po. Rinig po ako. Yes. So, yun po. Kasi sa activity po namin ni Sir Seymour, resolution na lang po yung wala ako. And honestly, takot na takot po ako magsulat ng resolution. Gusto ko lang pong malaman or yung tips or advice from you po na paano po namin may iwasan yung Deus Ex Machina or yung give away na solution sa conflict ng story, especially for short stories. When I did Himala, the first draft, my first draft, ang resolution ko, what you saw, the pinatay and then stampede. And then, as I told you, kati-kati akong tao. I never, I'm able to settle. So I experimented with other endings. Nabuhay siya, nagkaanak, etc. Nagpunta Maynila, nag-associate sa ibang mga, etc. Until Bernal told me, Ricky, ayoko ng lahat ng ending na yon. Hindi ko gagawin yung pelikula kung hindi ka babalik sa original ending. So I went back to the original ending. But by thinking of all the other possible endings, nakapag-lagalag ako, nakapag-journey ako, when I came back to the original ending, mas handa na akong isulat siya in a better way. So nag-benefit ako from all the mistakes ng pag-ikot. My point is, don't worry about the ending until you get there. Maybe you know the ending already. Sige, tentatively that's the ending. But we'll see. And then, go there when you get there. Do not worry also kung Deus Ex Machina o hindi. Again, depende sa type ng pelikula. I suppose ang gagawin mong pelikula type na hindi dapat Deus Ex Machina. Kasi dito sa kanan, mga alternative films, may mga pelikulang Deus Ex Machina. Like The Raining of the Flags in Magnolia, nanggaling na lang sa taas. Na parang heaven sent. And that's excused kasi voice-oriented siya. Pero kung realistic, hindi. I don't know if this is going to answer your question. Medyo mahaba itong sagot na to. Seymour, okay lang ba? May time ba tayo? Kayo po, sir. May time po ba kayo? Hindi naman ako lumalabas. Medyo mahaba ito. But I hope it helps everybody in going to your resolution. I have a 4-step relationship with my characters. And that's what I follow. And it will lead to the ending. Ano yung 4-step relationship ko? First, kung may material na kayo ngayon, accept who your character is. So kung yung character yung mataray, di mataray siya. Huwag yung anuhin, kung ano man siya. Accept muna diversity ng mga characters. So the first step is accept who your character is. After that, okay, steps to, sorry. After that is get to know your character. Bakit ganito si Elsa?
ba't ganito si Lorna Tolentino? In getting to know your character, go deeper now. Anong problema niya? Ba't yan? Hindi buo, etc. And you impose your beliefs. Ah, gusto ko maging ganito siya. Ah, gusto ko maging ganito. Ah, gusto ko si Elsa maging ganito. Minamanipula mo siya. Pinoprovoke mo siya. Hinuhumulate mo siya. Ingudgud mo siya. Pahiya mo siya. Pagawin mo ng bad decisions. Kailangan itulak mo siya kasi hindi magiging bland. So from accepting kung anong protagonist mo, mamanipulahin mo siya, mangudgud para maging interesting. After that, then you have to let go. Let your character be. Kung anong gusto niyang gawin, maski ayaw mong gawin niya, hayaan mo siya. Maski against your morality, pagawin mo sa kanya. Hayaan mo siyang maglakbay kung saan niya gustong pumunta, dala-dala ang kwento. Maybe that's what you need to do now. Maybe na manipula mo niya yung character mo, tinanggap mo na manipula mo na, you have to let your character go. Kung subconscious ang susulat mo, magkakaroon sa sariling buhay yung character mo, pupunta kung saan niya gusto pumunta. Hanggang hindi mo na alam ang decision niya, like Elsa, etc., nagtapat ng katotohanan, let him go. Ang first step is, pag naligaw-ligaw na yung character mo at may sarili ng identity away from you, pagbalik niya, accept that. Accept your character again. So, baka you can do that with your protagonist. Let him, baka hindi mo pa siya nila let go. Hawak-hawak mo siya as a writer. I want this, I want this, I want this. Huwag mo naisipin ang gusto mo, yung gusto na ng character. Then the deus ex machina will take care of itself. Pag integral naman sa kwento, hindi naman siya deus ex. Kaya naging deus ex machina kasi hindi siya integral. Eh. Hindi naka-plant, sir. Yeah, hindi naka-plant or hindi believable dun sa character o biglang nanggaling sa labas. But as I told you again, to wrap up the analysis, may mga type ng pelikula who are accepted and deus ex machina. Whether Magnolia and etc. Because it's the voice of the author, the filmmaker, telling you, hindi, ganito to. Hindi siya kailangan sobrang kulong sa realistic na mold ng kwento. Anyway, yeah. Sige, Runel? Runel de la Roma? Good evening po, sir. Yeah. Yes. Ayun lang po. Ayun, gusto ko lang po magpasalamat kasi sobrang swerte po, namin na isa po kami sa mga nakasama po sa webinar na to. At saka, ayun po. Tapos matagal ko na po talagang makagustong makapag-workshop sa inyo. Kaya tapos ganito ganito po. Dalawa lang po 'yung tanong ko. Pero bago po muna ano, sa gusto ko po maging writer, dati po nagpasa po ako sa GMA ng Script Go. Yung kasi po nag-aaral po sila ng scriptwriter sa ano para sa GMA scriptwriting workshop nila. GMA dito. Po ako. Nag-shortlist po ako sa ano, over 2,000 applicants. Nice. Oh. Kaso po, hindi na po ako pinalad sa ano, finals. Tapos, ayun po, parang kahit po hindi, parang kahit di ako napili, gusto ko pa rin pagpatuloy yung pagsusulat ko. Tapos, ito po ang tanong ko, ano po ma-advise nyo kapag feeling ko po para sa akin, hindi po magagandaan yung mga tao sa sinusulat ko at para sa akin ang babaw lang. Pero gusto ko siyang tapusin kasi gusto ko yung kwento. Gusto ko yung sulat, yung ginagawa ko. Tapos, ito po yung tanong po ng kaibigan ko kasi wala po siyang mic. Pero andito rin po siya sa room. Would it be fine po kung mag-evolve yung style, theme, and signature of writing natin as influenced by our subjectivity as a writer based sa change in our beliefs natin as time goes by? Yes. Yeah, oo. Kung ano man, punta ko na yun eh. Nag-evolve tayo, nag-grow tayo eh. At nag-grow rin ang palibot natin eh. So, may voices ka ngayon, pero bukas nag-evolve yun ulit. And then bukas nag-evolve ulit. So, ang isang sigurado sa pagsusulat, everything changes. Ang constant lang sa pagsusulat, change. Things will keep changing. Yung maganda ngayon, bukas hindi na. Then maganda na uli. Then et cetera. At maski yung tinatrabaho mo na ang ganda-ganda, tingin mo ngayon yung istorya mo. Pagbasa mo kinawagan, ang pangit-pangit. Then, revise mo. Then ang ganda-ganda, then hindi na naman uli. It keeps changing. So, part yun ng pagsusulat eh. And I think that's okay. I think it's okay na it keeps changing. It's okay na may duda ka na maganda. It's okay na akala mo pangit yung sinulat mo. It's okay na kuminsan sinabi ng iba na pangit. Because in the end, hindi siya, ang importante hindi kung pangit siya o hindi pangit. Ang importante is what you can do about it. Kasi maski gaano siya kaganda, you can still do something about it. Walang katapusan yan na mapapaganda. So,
I don't think you have to worry. Yung kaibigan mo has to worry kung nag-evolve siya lagi dahil nagbabago ang panahon o nagbabago siya o nagbabago ang taste niya. That's good. Mamamatay ka sa writer kung next ka na hindi nagbabago. Doon sa karanasan mo na, man, I think okay rin na hindi natanggap sa 2000, ang dami eh. And then natanggap, na shortlist eh. And at the same time, okay pa rin na natanggap. Because kung minsan mas mahusay kang lalabas na writer kung mas marami, kung marami kang failures kaysa doon sa mga writers na walang naranasan failures. Yung ibang mga writer na umukay na agad ang trabaho nila, kumisan maiksi lang ang PC niyan eh, short run niyan eh. Yung pagpapahaba ng run, yung natutunan mo sa loob eh. At ang natutunan sa failures, natutunan eh, hindi sa successes. And so, kung marami kang mistakes, you should be proud na ng mistake. Ibig sabihin, nag-risk ka. Ang masama lang, hindi ka pwedeng proud kung hindi ka natuto. So, with every mistake that you make, you're growing, and you're growing, and you're growing. So, commit as many mistakes as you can, the soonest time. So, sali ka lang ng sali. GMA, et cetera. Walang sayang dyan eh. Mas kinagaano kapangit ang nasulat, walang tapon. Lahat ng sinusulat natin, practice. Walang tapon. Para yan, nagkakatam o nag-aral pag-handle ng brush, walang tapon doon. Or gym, walang tapon. So just keep... Yeah. Naalala niyo yung mga favorite film, di ba? After one week, ayaw niyo na kagad yung favorite film na yun. Nagbabago. Okay. So yun, tawagin ko lang si Evangeline. Sorry, may mga nakapila kasi dito sa chat. Nakapila lang. Evangeline Valenton ng FEU Advocate. Good evening po, yeah, Sir Ricky. Good evening na. Yung question ko lang po is about, kasi po diba, ako po kasi fan po ako ng mga local books. Mga local books po. Sa mga local books, okay. Diba po mostly naman po ng mga movies is ina-adapt po nila galing sa mga libro na to. Ano po yung maipapayo nyo sa mga writers po na gustong tahakin yung landas po na pagsusulat ng mga local books pero nililimit po ng takot na una po is baka from that time na i-pursue po yung i-pursue po yung pagsusulat na eh, hindi na po masyadong kinikilala yung mga hard copies since dito. And pangalawa po is nakakulong din po sa takot na baka parang hindi pa po enough yung gusto na magsulat ng local book para i-pursue po talaga yan. Actually, ngayong humina yung hard copies, yung benta ng hard copies, bookstores, etc., lumakas actually online yung mga libro. And even if may patong na shipping, like ako, dami kong order na may patong na shipping, when I welcome nila eh, hindi ko, siguro dahil kailangan may basahin, kailangan ng pagkakwento, ikalawa, walang bookstores na pupuntahan. Or maybe there's the perk. Ako pag umorder ako sa Amazon, maski ako nagbayad at ang mahal-mahal, pag dumarating para ako nakatanggap ng regalo, kung baka kailangan natin ng mga perks during this pandemic, for whatever reason, malakas siya. So, kung wala yung hard print, may e-books. Kung walang e-books, et cetera, et cetera, et cetera. So, napakaraming paraan, platforms and outlets. Ikalawa, ang daming mga open eh. Publishing and so on and so forth. This print, ang daming mga open pa rin sila mag-publish ng work sa mga baguhan. So, don't worry sa dami ng maghahanap. Ang i-worry mo, kung paano pagandahin yung work mo. Now, let's go to your question. Takot ka magsulat, takot, et cetera, et cetera. Lahat tayo takot. 40 years ako nagsusulat, pag may material ako, may kaba pa rin ako, may takot pa rin ako. And may insecurity pa rin ako sa first draft ko. It will never leave you. I just know how to better deal with it. I have coping mechanisms, I have tools I can use, but it will never leave you. It will always be part of that. The takot, the fear, the doubt, etc. I have to rewrite and rewrite and rewrite. And it's part of the job. So if you want to be a writer, you have to accept that that's part of the job. And it's good that it's part of the job because otherwise you'll be doing the same things. Oh, dagdag lang, no? Nandiyan po, Sir Ricky. Ayun. Kasi pinadalhan tayo ni Sir Ricky nung clips, di ba? Tapos sabi ko, bakit kailangan pa itong ipadala, no? Ganun ka
nagka-doubtful si Sir Ricky na napanood nyo na o hindi nyo pa napanood yung Himala, yung Karnal. Diba? So, coming from Sir Ricky at ipapadala niya pa sa atin yung ano, yung compilation, no, yung 39-minute compilation ng mga clips mula doon sa mga pelikulang sinulat niya. It says something at yun yung suporta doon sa sinabi ni Sir Ricky kanina. Yeah. Actually, ang take-off niyan, sabi ko kay Ram, yung assistant ko, Ram, baka pala silang matanong na question sa akin kasi yung pinanood kong ibang guests, napanood nila recently yung mga pelikula kaya may mga questions. Sabi ko, baka pala silang matanong sa atin, sa akin, anong gagawin natin? In these two hours, kaya ako nagpadala ng clips. I didn't want to burden you with work, kaya ako nagpadala. And then, nang iniisip ko na, baka pwede nga pag-usapan, like, alam mo, if you read yung quotes from para kay B, anong pwedeng story idea makuha mo, combining the two quotes? And then, the alamat ng baklao, combining the three elements. Sabi ko, ay, kung wala kami magawa, pwedeng paglaruan na lang namin na combining elements. You can go to town with millions of possibilities. But, apparently, hindi naman pala kailangan. So, sorry. Anyway, yeah. But I'm very insecure up to now. I'm a very insecure person. I'm never sure about what I've written. When I submit a script up to now, naghihintay ako ng feedback sa script. And usually, hindi sila nag-feedback agad. Every single day is torment. But hindi sila nag-feedback? Baka pangit up to now. Actually, hindi pangit. They're just doing things. It's not about me. They're busy. But I keep worrying. So, pare-pareho lang tayong insecure. But you have to write. I write and you have to write if you want to write, regardless of. Anyway. Sir Ricky, may apat pa nakapila. Tawagin ko ulit si Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn? Red, kaya na po ba? Naglalag kasi kanina. Jocelyn? Yeah. Sir, hello ulit. Tanong ko lang kasi, di ba sabi ninyo ano, dapat palayain, etc. Pero di ba, kayo na, kasi may nabasa akong libro nyo, ang sabi ninyo po, kailangan din ano isalang-alang yung sasabihin ng director at saka nung kung applicable ba yung ginawa mo para mag-a-adjust ka din. Yes, oo. Well, I keep saying it has to be your voice. Totoo naman yun eh. It has to be your voice. It has to come from your voice. Eh. But there are other voices. And this is a novel you're going to write. Eh. It's a film. It's a collaboration and it's both art and industry and business. So there are other factors around. And I think partly na-touch ito ni Tal dun sa napanood ko. Assert your own voice. Pero to some extent, you have to listen to the voice of Star Cinema if you're doing it for Star Cinema. GMA if you're doing it for GMA. Treb Monteras if you're doing it for Treb as the director. Sina Olive Lamasan. You have to consider their voices also because you're the writer. I don't mean it na you're just the writer. Pero it's true. In the end, it's a director's medium. It's a director's going to use your script to do the film. He is going to rewrite and rewrite your script. By rewrite, I mean, maski hindi niya i-retype yung script mo, i-rewrite niya through the camera angles and the blocking and the acting and the texture ng boses ng artista. Hanggang editing, he is rewriting your script. Nagpapalit yung script mo na rewrite sa director. Sa camera, sa music na papatong, sa editing, etc., sa color grading, nababago niya ang content. So you have to allow him to rewrite the script because it's not your medium totally. Main collaborator lang. So yun. So you have to consider na in the end, it will be the director's voice. I mean, it makes me slightly sad, pero natanggap ko yun. Eh. And natanggap ko ng masaya ako eh, with all my works. May mga words ako, hindi ko, ako nag-totally nag-agree kinamaril sa ending, etc. But I'm happy with how the film came out. At hindi naman siya nag-violate sa integridad. So, yun. So, I listen to their voices. But while writing my script, I listened only to my voice. But after I've finished my script, before I write my script pala, I listen to their voices muna. Before writing. Ah, ito ang gusto ng Star Cinema. Ito ang ganito. And then I forget. And then after I've written, I listen to their voices and then I see if I have to tweak or revise or wait for their notes na lang. So, yun. So, in, out. Ako muna and then sila. But you have to consider them. It's not just your voice sa film. Kaya pala hindi kasama si Direk Marilo. Okay. Faith! Salamat po! Faith, I got along with Marilo very, very well. Okay. Faith Labrador, tanong. Yeah. Faith?
Okay. Fatima? Okay. Okay, Fatima. Question ko po is, para sa inyo po, what makes a story great? And habang sinusulat niyo po ba yung script or yung story, may mga specific na tao or ano, artist po ba na naisip niyo na gustong gumanap ng story? Okay. Doon muna tayo sa may specific bang mga tao o artista while making. Well, 80% ng mga pelikula ko commission or 90% commission and madalas may kakabit ng artista. So, when I did Anak, agad-agad Vilma Santos and Claudine. And anong bagong role for Vilma? OFW kaya, etc. When I did Rizal, alam kong si Cesar Montano na ang ilalagay. When I did Happy Together, sabi ni Mother Lily Oriki, it's a film tungkol sa friendship ng bakla, etc. Kasi ako, ayaw so much sa mga bakla sa palibot. Ang kumpanya ko, Rizal, etc. Ayaw so much. So, friendship ng bakla. That's a Eric Kison and Chris Aquino. I started from there. So, alam ko na agad yung artista. In the case of Carnal, Marilu and I wanted to get in to get Joel Torre sa pelikula. Pero si Joel Torre, na mahusay sa ganito kami, sa Oro Plata, sabi namin ni Marilu, pero may ang kapal ng punto. Paano natin siya, paano magagawa yun? Hindi mo matanggal ang punto niya that time. So ang ginawa ko siyang pipi. So deaf-mute siya in the entire film. And it worked better na naging deaf-mute siya. Mas lumalim, nagka-texture, etc. And he did very well. So, in a way, I worked around the actors. Nang hindi ko sinacrifice yung integridad. It helps a lot na alam ko yung artista. Alam ko si Nora ito. Hindi ko napapagawa kay Nora ito uli. O si Vilma ito, etc. And so on. So, it helps. It helps a lot. When I did Sabel, I knew it was Vilma Santos. Sabel pala, I wrote in 4 hours lang kasi may deadline sa ano. So, it made it easier lalo na I knew it was Vilma. Napabilis yung pagsusulat. So, I worked it around the actor kasi wala akong choice kung sila na talaga. Otherwise, papalitan, mababago lang. And so on, so forth. Ano yung isang unang question? What makes a story great? Sorry. Ah, what makes a story great? Medyo mahirap na sagutin na tanong. I'll go medyo abstract. Ang isa-shorten ko ng konti. Connected doon sa sabi ko kanina, growing up, ang daming nambubulag sa atin, mga tao sa palibot, et cetera, don't do that, mali yan, et cetera, maging bakla ka, maging ganito ka, o NPA yan, ex-convict yan, huwag kang pumunta. So, ang daming dating mga harang sa loob natin. May mga prejudices tayo, may mga mali tayong beliefs growing up. Huwag kang magpunta dyan, huwag kang maganito, masama ang maging ganito. So, ang daming nating mga harang. So, sa akin, ang kwento ay maganda kung nakakapagtanggal siya ng maski konti sa mga harang na yun. Then mas nakikita natin in the real sense ang LGBTQ or ang mga OFW o nakikita natin ang totoong sitwasyon sa bansa. Maski fantasy siya or what, nagtanggal siya ng harang. Maski siya rom-com, may natanggal na harang. And the harang can be as simple as knowing na yung nanay ko pala na hindi ko nakikita every day, nagpapakapagod, tatlong trabaho, at pinakamagang gumigising, etc. Lagi ko nakikita nagtatrabaho, di ko na siya nakikita. Nabulag na ako sa kanyang sacrifices bilang isang nanay sa isang mundo where ang hirap maging single mother at mababa pa ang tingin sa kanya sa workplace dahil babae siya. So, hindi ko nakikita yon. But when I watch a film na nagtanggal ng konting harang pag sa bahay, nakikita ko na yung nanay ko na may bagong perspective. That's a good film for me. Even if sabihin nila na pangit yung craft, pero nakuha ko yung content, okay na ako doon. But sana, mas maganda yung craft. But the craft is just there to help me lalong makuha ko yung content. But that's okay with me. Para siyang brown sugar, rough siya, hindi pulido na gaya ng white sugar, pero mas may nutrients yung brown sugar. I'll go for the brown sugar. Nagtanggal ng harang sa akin, nutrition-wise yung brown sugar. So kung ano man magtatanggal ng harang sa akin, para mas makita ko yung totoo sa buhay sa palibot, mas mabuhay ako ng tama, maging mas buo akong tao, natanggalan ng harang, then I think that's a good film. So Ricky, may anim na tanong ah, nakapila. Dalawa si Dela Cruz, tapos si Des, tapos si Adrian, tapos dalawang Angelo. Okay. Okay. Narinig nyo? Una muna si ano, Krenz. Krenz? Yeah. Krenz Dela Cruz? Opo. Yes, Krenz. Krenz. Narinig po ako? Oo. Yes. Ayun. Good evening po, Sir Ricky.
question ko lang po, may tips po ba kayong mabibigay in writing as a script na may na comedy po yung genre? Yeah. Actually, nung kapag gustong gumawa ng comedy, kaya lang hindi ako sineseryoso ng mga producers. Kasi may mali silang iisip dati. Iniisip nila serious writer ako. And iniisip nila ang serious work drama. So, lagi nila ako ina-assign ng drama. Lagi ko sasabing, gusto ko mag-comedy, gusto ko mag-comedy. Sa tingin nila, ang comedy hindi on par. Na mali. Through time, I think nako-correct na yan. Pero I don't think totally corrected pa rin siya. Kasi sa mga awards, etc., etc. So, bihira ako mabigyan ng comedy. But that's why, moral, pinilit ko mag... Kasi sa tingin ko, ang totoong buhay, kombinasyong comedy and drama and suspense. Ang totoong buhay, halo eh. I wanted it that way. Kung marirecord ko ang moral, ang Himala, I'll put in a little more humor na parang mas real life. Although, allegory siya, so hindi siya realistic totally. So, yeah, gusto ko mag-comedy. That's why, Amapola, the novel... Pero konti lang comedy ko eh. Happy Together, So Happy Together ni Chris Aquino and then Pusong Mamun ba? Slightly. But bihira akong pinagka-comedy nila. Okay, Joshua De La Cruz. Joshua. Naririnig ko. Yeah, Joshua. Good evening po, sir. So, ano po, question ko lang. Kasi po, I'm a big fan of both novel and storytelling ng novel and ano po, film. So, and rare lang din po ako maka-encounter ng writer na who writes for both medium. So, ang tanong ko lang po is how as a point of view niyo po, how do you differentiate writing for a novel and writing a screenplay? And how do you create a screenplay or yung adapted screenplay nga po na nagiging na nauuso na din ngayon out of a novel po? Actually, magkaiba siya eh. And hirap ako eh. Nanggaling ako sa literature bago ako nagpunta sa pelikula eh. At walang workshops noon eh. So hirap ako sa transition. I used to think in terms of words eh. And fascinated ako sa mga espadahan ng mga salita at kapit ng mga salita. And fascinated ako sa interiorizing eh, thoughts. Suddenly gagawa ako ng script na ang hirap ipasok ang thoughts. Very physical. So hirap ako sa transition. What I did was I would copy scripts. Handwritten. Kasi pag kinokopya ko yung script, nakikita kong hindi ito literary, hindi ito thoughts, puro ito physical. While writing it, it's as if akong nagsusulat. So kakukopya ko ng mga scripts, foreign pa nga that time eh, walang published eh. Natututo ako na mag-transition papunta sa cinematic writing from literary writing. Kasi kung akong susulat nun, ang dami kong mga barlolo, mga inner thoughts eh. So ang novela is papasok eh. Inner thoughts, stream of consciousness and so on. Ang pelikula, physical eh. So yun, isang tinawid ko. Ikalawa, sure shortcut kung sagot kasi mahaba ito. It's ano. Ikalawa, para mabilisan. When you read a novel, or when I write a novel, it's horizontal. When I write a script, it's vertical. Ano ibig sabihin? When I write a novel, nandun ako naka-immerse sa moment, horizontally. Ito ako ngayon, savoring this and that, et cetera. Si Amapola, si ganito, yung ilaw, yung butiki, etc. But when I write a script, it's vertical. Ano nang susunod? Ano nang susunod? Ano nang susunod? Ano nang susunod? It's moving forward. Ano nang susunod? It's vertical. I cannot linger. In a novel, in one chapter, maski 30 pages na, pwedeng andun pa rin ako sa moment, savoring the moment. Pero sa pelikula, horizontal. Pero pelikula, hindi. I have to go vertical na. Down, 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 down. When writing, ganun din ako. Noun, verb, noun, verb, noun, verb. I cannot go too literary. Mag-horizontal siya. So marami mga ganong pagkakaiba na natutunan ko lang through time. Hindi ko naman automatically alam. And hindi rin nakukwento ng mga teachers kasi walang workshops noon at wala pang film courses. Kaya masulat kayo, yun si Nasimor, etc. Sino shortcut niya yung mahaba akong inilakbay sa inyo? Shortcut lang. Napaiksi niya sa inyo ang trip niyo. Kami, hit and miss na ang haba. But you miss the joy of the mistakes of the trip and then nawala. So yun, marami pang differences but just a few. And sir, sorry. Doon sa ano, napapa-take down notes kami ni Jules. Sa... yeah, okay. Okay. Desiree. Yes po. Hello po, magandang gabi. Ako po kasi sobrang nagustuhan ko po yung bahay ni Martha kasi ang unique po sa akin nung konsepto ng bahay na nagsasalita na siya ring nagsilbing saksi sa oppression ng bawat character. So ako po kasi mahilig ako sa mga alamat
sa mga children stories or yung pag-humanize po ng mga non-living things. So yung question ko po is more on how do you humanize your characters sa storya nyo po? Characters. Unang-una, sinabi ko sa inyo maligalig akong tao. Hindi ako nakakontain sa isa eh. Pag maligalig, I mean, di ba, like amapola, merong aswang, merong kaluluwa, napatay na, merong tauhan lang, may altar, merong real person like Nora Honor and the Noranian. So iba-ibang klaseng tauhan agad. May totoo, may hindi totoo, may created, may multo, may lower mythology. Ganun ako kabukas. So ang scope ko na pagsusulat ng karakter, nakabukas ako sa ganun. Pwede ako maniwala may multo dyan, na flesh and blood, o may character na nag-time travel, o lumitaw si Elsa sa harap ko at kinakausap ako. So ganun ako mag-tweet sa characters ko, ganun ako ka-open, ganun ako kabukas. So what is the question again? How do you humanize po yung mga character po sa kwento nyo? How do I humanize them? I go to sa workshop ko may formula akong lagi kong ginagamit. I go DAP. Anong kanyang desire? Anong power na umaharang? Anong awareness na hindi niya alam? So laging may gusto yung character ko. May gusto si Marta. May gusto yung bahay, may gusto yung bata. Anong humaharang? Usually humaharang society, social forces, and then another character. And then usually may hindi alam ang character ko. Sa simula, laging may hindi siya alam. Whether sa sarili o sa ibang tao, o lihim, or sikreto, o nakala sa labas, or may hindi alam. Like si Elsa, hindi niya alam na hindi totoo yung Himala. Kala niya totoo yung Himala. Niloko lang siya ng hallucination niya, ng birhen. And then tinakwil siya. Hindi niya alam yan. But ako alam kung hindi niya alam. It makes me easier to write her and it humanizes her. It gives her a vulnerability. So almost all of my characters may hindi alam sa simula. Whether as melodramatic as lihim or as simple as yung hindi niya alam na ano, na pinagsinungalingan siya ng kanyang ano, desire na matanggap ng society. Binitray siya. So okay. Yun. So I go DAP, desire, awareness, power. Doon, mahi-humanize ko na ang character ko. Paikuti-utuin ko lang doon. Yung next natin, Adrian, tapos dalawang Angelo. Angelo James, tsaka Angelo Brian. Okay, Adrian, Sason. Hello po. Hi, Sir Ricky. Yeah. Hello po. May question lang po ako. May hingin ng advice. Kasi po, ako po yung tipo ng tao na parang marami akong gustong gawing konsepto ng isang istorya. So, sa dami ng konsepto na yun, kumbaga, na-visualize ko na siya kung paano tatapusin, kung paano sisimulan, ano yung magiging problema ng karakter na ito. Tapos, kapag gagawa na ng script o pag isusulat mo na sa script, para bang minsan sa kalagitnaan ng pagsulat o di kaya bago magtapos yung storya, para bang nagda-doubt ka, nawawala yung impact or nawawala yung power ng storya mo. Like sa una, alam na alam mo, but kapag isusulat mo na, parang nagda-doubt ka na, maayos ba tong storya mo? Parang makikilala ba to? O di kaya may impact ba to sa audience? Ano pong, naghihingi lang po ng advice, Sir Ricky. Oh, palagay ko, you're worrying about too many things. Just worry about your protagonist. Kung may single protagonist ka, just worry about your main character. Pasukan mo siya, makipagrelasyon ka sa kanya. Yung binanggit ko kanina, apat na relasyon, i-manipula mo, etc. Then let him be. Allow him to breathe, have his own life, make his own bad mistakes, bad decisions. So, mag-focus ka na lang sa protagonist mo. Hayaan mo na muna kung hindi maganda yung mga dialogue, ibang characters, o yung konteksto, etc. Huwag na muna yun. Just focus on your protagonist as honestly, sincerely as you can. Mag-journey ka with your protagonist, discovering anong gusto niya, ba't niya gusto ito, sinong maharang, anong hindi niya alam. Pasukan mo lang yun. Then don't worry about resulta o effect o comments sa ibang tao. Wala mo na yun. Ang i-worry mo lang, paano mabubuhay itong protagonist kong ito. So, stay with your protagonist. Naliligo ka, naglalakotsa ka, nag-aantsa ka, tsatara ka, katabi mo siyang matulog, and so on and so forth. Hanggang ma-real siya. Experience siya protagonist. It will solve a lot of problems. And tanggal worry. Yung confidence mo, mapasok sa'yo kasi kilala mo yung protagonist mo. So, just focus muna on the protagonist. Kasi yung question mo can be answered by a series of sessions eh. Hindi siya ganun kadaling masagot eh. But the first step is go protagonist. By the way, gusto mo sabihin sa inyo lahat na
nagbabalak kami, and I think matutupad yun na magkaroon ako ng parang weekly, kung ano man tawag nila doon. Where people can go on a regular day and time, and you can ask questions or for clinicking or consult, whatever. We're trying to do, we're doing that ASAP. Anyway, Adrian, yeah. Angelo, James. Actually, maybe ang sagot ko na lang dyan para hindi ka mag-worry. Go inside your character and in a second ko, just work hard. Work hard. Work hard. Ako, sagot ko lagi, I'll work hard. Ang dami mga problema, pangit, I'll just keep working hard. I'll keep working hard. I'll write hard. And then I'll play hard. By play hard, I mean lakwacha hard or what, or listen to music hard, whatever will let you get away from the hard. Then I'll play around with that. Work hard. And then play hard. Work hard and play hard. Do not worry. Do not worry. Kasi your worrying will make worse in your work. Huwag mong, ayaan mo sila. Isipin mo na lang muna, wala pang magbabasa, wala pang critic, wala pang ano, it's for yourself. Adrian, huwag mo muna akong pansinin, no? You're making it for yourself. Kamala ko, sir. Yun, huwag mo isipin si mayor or yung mga kabatch mo or kaano mo. You're writing it for yourself. Okay po. Thank you, Sir Ricky. Yeah. Angelo, James, ay, Sir Ricky, may tatlo ah, na nakapila. Kaya okay. Angelo James Esperanzate. Good evening, sir, mula sa Kupanger cast nyo noong 2019. Okay. Curious po ako kasi nung trinanslate yung screenplay into a play, binanggit din sa amin sa cast na kahit yung audience, hindi alam kung sino yung bumaril. Was that the intention? Yeah. Hindi ko rin alam kung sino bumaril. Ang alam ko lang, masa. But I don't know kung sino doon sa masa ang bumaril. Mm-hmm. And it has to be nameless because it has to unang-una, it's a political allegory, yung film. Hindi siya realistic. That's why the dialogue is not as realistic as immoral. So, mas conceptual siya kaysa real life na takbo ng kwento. So, conceptually, I wanted na masa ang pumatay sa kanya na hindi matanggap ang katotohanan. It could be anybody there. It could be the mayor, natusan, it could be etc. It doesn't matter. It's all of them who did it. Second, I wanted na mag-guilty yung audience na nanonood. This is what you did by watching this. Tumulong kang barilin si Elsa. Ayaw mo ng realidad, ng katotohanan. So you're complicit. That's why the camera, the baril is nasa audience, POV. At hindi na makita yun lang. Nakaganon. It's the audience also na nambaril kay Elsa. Because we cannot accept. We want a demagogue na magsasabi ng solusyon. Ayaw natin magdesisyon. Ayaw natin mapagod na magjudge pa. Susunod lang tayo. Sa ganun ka-disparate na situation. So, hindi talaga alam kung sinong pumatay kay Elsa. Tapos, sir, isa kasi nanggagani po ako sa playwriting more than the screenwriting experience. May curiosity po ako na laging nagnanag sa akin na kailangan yung paraan ng pagsasalita ng dialogo ng isang taong ito ay nakaangkla sa buhay niya, sa experiences niya, background niya, and so on. What are your thoughts po about ensuring that the voice of this particular or these characters are anchored in their truths? Well, unang-una, medyo naging kasi sa akin. Unang-una, ang theater mas dialogue-ridden kesa film. Even yung mga dialogue-driven na films, theater pa rin. Ang nagdadala ng theater, yung actor at yung lines eh. Although pwedeng may mga play ka na totally quiet sila for 20 minutes or in the entire play, walang lines. Pwede naman yun eh. But generally, it's the lines eh. That's why yung sa pelikula na ganito ka-exe lang na line, sa play, lumalaki. Kasi ang dialogue sa play, sarili niyang time and space, lahat ng kwento, lahat ng mediums ang di-deal with time and space. It's the way they deal with time and space that differentiates them sa mediums. Ang treatment ng pelikula sa time and space, iba. Ang time and space mo sa theater, artificial eh. Wala namang totoong mga ganito. Maski gawin mo realistic, hindi pa rin yan totoo eh. So alam ng tao na hindi ito totoo. That's why kailangan totoong tao magsabi para matanggap nila yung hindi totoo eh. Hindi gaya ng pelikula na real ito ah, walang ganito ah. Lahat ng details dapat real ah. So may artificiality na agad ang theater. So when you go to the dialoguing, may intention na agad ng theater to communicate, to tell, which is not sa film. Sa film, as gat maaari, we try not to tell. But sa theater, you have to tell kasi
yung manipulation mo ng time and space, hindi mo magagamit na ganun ka-realistic. So you may have to tell eh. So, sinasabi, a case in point now, Himala, the film, ang eksena lang is Nora na nanggagamot, and then mayroong isang report movie maker, si Orly, na gustong kunan yung panggagamot. Then sabi ng assistant ni Nora, wag, bawal. Tumingin si Orly kay Nora, tumingin si Orly, Nora kay Orly, and then tumangot siya. That's all. So, that's communicated. If we go, when we go to the play now, pagtingin na nilang dalawa, Nora now sings. Gawin mo akong sining, isilid mo ako dyan sa lente mo, pagalawin mo ako, ilawan mo ako, layo mo ako sa dilim. She's now telling us the same thing that Nora told us there, which is, make me immortal. Manipulate me. And make me live beyond. Doon, kinanta na niya. And it's excused. Kasi musical, kasi theater. Pero sa pelikula, unless musical siya, hindi niya pwedeng sabihin niyo na, o ilagay mo ako dyan, ilayo mo ako sa dilim, ilawan mo ako. Buhayin mo ako ng paulit-ulit ng walang hanggan, ng walang hanggan. Haag ka nila ang tinik ng mga rosas ko, etc. Anuhin nila ang pangalan ko. I am verbalizing. And so when, that's why, kung pwede lang, enjoy ako sa theater. Eh. Kasi hindi ako mahusay sa theater. Mas enjoy ako na gumagamit ng salita. Eh. Sa pelikula, nahaharang na ako. Eh. Diyan, enjoy. Eh. I mean, I can use words, etc. May sariling time and space yung gamit ko ng words dyan. Eh. Salamat po, sir. Anyway, sorry. Himala ay isang classic film, no? Hanggang ngayon, relevant pa rin siya sa ating kasalukuyang panahon. Sir Ricky? Yeah. Binida. Yeah, okay. Angelo, Brian Angelo Dumag. Brian. Hi, hello po. Good evening, sir. Mga sir. Yan. So, ang tanong ko po, Sir Ricky, ano po? We all know po na in a film po, as some directors use Miss and Son, and ano po, paano po ba yung effective na Miss and Son when you are writing a script na hindi po pilit? Na hindi po pinipilit? Una-una, you have to make, lahat ng pelikula nyo kasi, dun sa first step pa lang, sabi ko, may material kayo, choose your story, then you have to make a narrative choice. By narrative choice, I mean, anong klaseng pelikula ang gagawin ko? So if you're going to make a film na very realistic, iba yun kung gagawa ka ng political allegory, o kung gagawa ka ng voice-centered na film, o na may magic rest, nag-iiba na ang treatment mo na may sang-sang. So, alam mo mga pelikula tayong pinapanood na parang hindi man ganyan sa tunay na buhay, like yung kulay, yung details ng mga pelikula ni Tim Burton, yung gamit niya ng mga objects. Kasi, yun yung mundo niya. Stylized na yung mundo yun eh. Pero kung real world siya like moral, then ang may sang-sang ko real, may sigarilyo, may ganito. Pero kung himala siya na political allegory, then magmamanipulate ako ng ilang details doon. Hindi siya totally realistic. So, mag-iba yung may sang-sang ko, depende sa type of film na gusto kong gawin. Then, paano ma'am? Yes. Paano naman sir yung ano, for example, you are writing a screenplay or a script for a silent film po. Paano naman po may papakita yung effectiveness po ng yung mga bagay po na pwede nating i-release or ipakita po sa audience na mas maiintindihan po nila? Una, subjective yung question ng ipakita at hindi pakita. Kumisan mas may naiintindihan ng audience pag hindi mo pinapakita. Like kumisan hindi mo pinakita yung rape, narinig lang yung pagtili ng babae at yung ingay at yung scuffle, etc. And then umalis yung nang rape. Hindi mo totally nakita. Kumisan mas nakita ko siya kasi hindi ko siya nakita. Kasi nakita ko na ngayon siya sa imagination ko. Mas powerful ang imagination ko kaysa sa napapanood ko sa screen. Kung napanood ko lang sa screen lang, yun na yun. 1, 2, 3. Pero sa imagination ko, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. At mayroon pang ibang infinity na hindi ko na mag-grasp, ma-formulate, pero nandun. Nakano. So mas may naramdaman ako kasi hindi ko nakita. So, yung pag-put together mo ng misang-san, anong nandun at anong wala, it's a very tricky thing, and that it's what will make you a better writer, better director. Anong ilalagay, anong hindi ilalagay. Pag nag-combine ka ng meron at wala, doon ako mas maraming may experience. It's not a matter of you telling me with your stories or your film, with your scenes. It's a matter of you making me experience.
That's why don't tell me. Make me experience. But you can make me experience even if ma-dialogue, ha? Like sabi with Han. So just make me experience. Then I will say, I'm not being told. I'm experiencing it. But, so yun. So whether silent yung all throughout, may sangsan mo, o may nagda-dialogue, kung na-experience ko siya, then good. In the case of the rape thing, na-experience ko siya kasi I started imagining. Now, if you go to the ending of The Graduate, na nakuha nung guy, yung babae, na agaw niya na ikakasal sana sa ibang lalaki, inagaw niya at sumakay sila ng bus, at triumphant siya, naka-wedding gown pa yung babae, nagtagumpay ako, nakuha ko yung babae doon sa lalaking karibal ko, sakay sila ng bus, umandar yung bus. Kung nag-end ka doon, masaya ako ng audience. Ay, nag-succeed siya, nagtagumpay sila, happy ending sila. Kaya lang, yung camera hindi tumigil at yung pelikula hindi tumigil. Andun pa rin sila nakaupo at nakaganon lang yung camera. Hindi sila nagtitinginan, napapangiti yung gano'n muna, then suddenly hindi na, at ang tagal. Sa tagal, I'm starting to think, teka, anong nangyayari? Teka, I'm starting to own the story and I'm starting to imagine and think. Ano nangyayari? Bakit kaya? Naku, baka maging gayawin sila ng parents sila. Naku, hindi sila yata magiging masaya, ba't hindi nagtitingin na? So I'm experiencing something more now because of the prolonged shot. Naniwalang din agad sa mesang-san. So you're making me experience. So putting the mesang-san, mounting it, is to make me experience it as effectively as possible, whether may meron at may wala, and combining them. Okay. I hope nasagot. Thank you po. Thank you so much po. Yes po, nasagot niyo po, sir. Thank you. Hindi na panood nung The Graduate, no? Ginaya yan ni na Pablo, yung Puayam. Yung nakatingin niya ng bakla sa harap, no? Kasi unsure yung kanilang future. Sa pelikulang 500 Days, kaya nag-break up yung mag-lovers kasi magkaiba sila yung interpretation. Kala nang sa happy ending, kala nang sa sad ending. Nagkahimalay. Anyway. Dayan. May dalawa pa, sir. Dayan. Hello, sir. Hi, good evening, Sir Ricky. Sir, ito kadalasan ko tong problema kasi we also have online scriptwriting workshops sa FEU Theater Guild. Pag nire-revise ko na yung script ko, every time I revise, tapos i-proofread ko na siya, feeling ko okay naman, attached ako dun sa sinulat ko, parang ganda-ganda naman ako. Kaya na pag ipapasa ko na siya dun sa artistic director namin, ang lagi niyang comment sa akin, ang daming butas, illogical ang sinulat mo. Pero hindi ko yun nakita beforehand. So yung tanong ko, meron po bang technique para ma-anticipate ko or ma-identify ko yung pagiging illogical niya or yung mga butas niya? But, una-una, again, balik ako na balik sa type of film. Eh. May type of film na butas yung butas at may type of film na hindi yung butas. Kung realistic ka na conventional, butas yun kung mayroong baril at hindi pumutok. O pag may tao nagsabi, magiganti ako at hindi mo nakita nagiganti o nag-fail. O pag may supporting character na supimpot and then nawala, butas yun. Pero dito, sa mga alternative na pelikula, mga indie, so-called na pelikula, hindi ako nanilo sa indie, but mga so-called indie, hindi yung butas. Parang, pwedeng parang real life, may character ka rito o may baril at hindi pumutok at nawala na. Hindi na nasara. Dito lahat sinasara. Dito lahat cause and effect. Kasi dito cause and effect yung type of film mo. Pero kung hindi cause and effect siya at mas loose siya, then hindi yung butas. So, unang muna, manggagaling yan sa magkapareho ba kayo ng page nung teacher mo ng kinokomentahan. Ang ginawa mo ba, ayun din yung kinokomentahan niya. The type of film. Kasi kung teleserye ang ginawa mo at ang kinokomment niya ay bilang alternative film, mag-iba na kayo. Ng standard. So, ang butas dito, pwedeng hindi dito butas. It will start there. Eh. Yung logical dito, dapat logical dito eh. Cause and effect eh. Lahat ng gawin may motivation eh. Pero may mga pelikula dito, walang motivation yung mga character. Sasabihin ng teacher mo dito, kung dito niya tinitingnan, butas yun. Ba't wala siyang motivation? Ba't bigla siyang nambaril? But there are films from Elephant to etc. and so on na alternative na just like real life, walang motivation until the end. We don't know kung bakit ba, sino ba. And again, like in the case of Elephant, implicated yung audience kasi hindi mo alam kung sinong sisisihin, parang himala. Then, part ako na guilty. Nanood ako and then hindi siya na-solve. Pwede ako rin ang i-blame. So, from himala to Elephant to etc. May mga ganung pelikula. So, kung ibang teacher yan tumingin sa himala ko, kung dito siya sa conventional, sasabihin niyang butas ito, hindi malinaw kung sinong pumatay kay Elsa. And so on. Anyway.
Thank you, sir. Hello, sir dudes. Ay, Angela. Angela, Atienza. Last question na to. Yeah. Hello po, good evening. Gandang last question yan. Sige. Angela. Okay. Hello, sir. Sorry po. Ano po, may sumigaw po sa background. Sir, good evening po, Sir Ricky. Very pang-estudyante po kasi yung question ko eh. Have you experienced po ba writing a manuscript or screenplay? Kasi malapit na yung deadline. And if yes po, what did you learn from it aside from not doing it again? How do you write? Ano yung, paano ko susulatin ang screenplay ko? Have you experienced writing a screenplay dahil malapit na ang deadline? If yes, what have you learned aside from it? Si Mother Lily called, kung ito yung question, si Mother Lily called me up and Joe Lamangan for a meeting. Pumunta kami sa Regal office and then afternoon yun, we have to do a movie for Vilma Santos, sali natin sa contest bukas. So sabi ni Joel, etc. Sabi ni Joel, may alam akong isang madre na na-narrate, nag-advocacy work sa prison. Sabi niya, yun, Ricky, bahala ka na. So, the next morning, I had 4 hours to write it, the script, and sinapit namin that afternoon sa festival. So, hindi ko alam kung anong gagawin doon, but nagawa ko naman siya, and natanggap siya sa festival, and kunti lang na naging revision ko. It doesn't mean I'm very good. Maybe somewhere in my subconscious, ready na ako to write that material. Maybe somewhere in my subconscious, nasagot ko na yung ibang questions dun sa material, at dun pumunta yung subconscious ko. Third, maybe nung nagsulat ako nung umaga, nakabukas na yung subconscious ko. Kuminsan kasi pag naupo tayo, ang nakabukas lang yung conscious mind. Pag umu ng physical body mo, active na yung conscious mind. O wag yan, bado yan, cheesy yan, pangit yan, nagawa na yan, etc. O mali yan, etc. Hindi itama ganyan, mali yan, mali, etc. etc. So pwedeng naka-ano ka doon sa conscious mind. Sorry, nagpapaalam si ano. Okay, bye, see you. Okay, I'm going home already. Yeah, see you. Okay, bye to them. Si Aika ba yan? Aika, Aika, say bye to them. Ah. Say bye to see to Mayor. Bye. Bye. Dala mo na yung parang dadalhin mo, ha? Bye. Text you later. Okay. So, asan ako? anyway, yun. So, asan ako? So 4 hours po pag subconscious. So yun. So nasulat ko na eh na nasagot na yung mga questions, etc. Inclined na ako sa ganung subject matter na nag-iba-ibang personalidad niya, etc. hanggang naging lesbian in the end. So sumakay ako sa inclinations ko. And then ikalawa yung sinasabi ko, when we sit down, 3 parts tayo eh. When we sit down, nag-operate yung physical body. At busy yung conscious mind. The conscious mind is sinungaling and masamang katrabaho. Don't do that. Cheesy, mali, etc. Until the subconscious takes over. When the subconscious is able to take over, then the writing becomes easier. So when I sat down there, I think madali kong pinapasok yung subconscious ko kung saan siya pupunta. Wala akong mga questions na mali ito, pangit ito, cheesy ito. I'll just allow my subconscious to go where it wants to go. That's real writing. So, siya. Hindi ko minori, pangit o hindi, that's why I'll have to finish it. So, nag-take over yung subconscious. Real writing happens when the subconscious takes over. Kasi dun lalabas yung binag-usapan natin kanina, to wrap up na rin, lalabas yung totoong boses, which will include all your strengths, but most especially your weaknesses na na-turn around nyo, mga beliefs nyo and misbeliefs, mga longings nyo na hindi nyo makuha sa buhay, mga repressed desires nyo to belong, to measure up, to be considered worthy of this or that person, lahat na nakatago dun sa loob nyo, kukulayan niyan yung sinusulat nyo. And it will make your writing easier kasi galing sa loob. Mas mahirap magsulat from the mind. Kasi magulo ang mind. So, it will become easier kung galing. So, you have to allow that to come out. Pag nakalabas na yan, ang trabaho lang ng conscious mind, sort out siya, ihilera siya, ilagay sa tamang lugar. So may function ng conscious mind kasabay niya. Pero hindi yan magpa-function ng mag-isa ang conscious mind na maganda kung hindi manggagaling dito.
So you have to go back to your original voice. That's why, by way of wrapping up, I think you have to keep trying to be conscious, aware of yourself. What makes you cry? What makes you laugh? What dreams do you like? What needs do you need? Have? Do you need to belong? Do you need to feel that you're validated as a woman? Do you feel, etc.? What is it that you love most? What is it that will make you pain? Who are really you inside? Then doon ka naka-incline yan. Then tackle materials that will answer those needs. If you have a need to belong, go to materials that are about belonging. If you are anti-authority, go to materials that go anti-authority. What is it inside you? Your emotional center, your unique voice. So go there. In the materials that you're working on now, na script nyo, does it matter to you? Andun ba ang gusto nyong sabihin? Andun ba ang paniniwala nyo? Ano ba ang gusto nyong sabihin? That's the only way you can do it well. And in the end, easier. Kesa pinapeke nyo isulat yung hindi naman galing sa loob nyo. Okay, and having said that, thank you for your time and your indulgence. Thank you po. Sir, kami yung dapat magpasalamat sa inyo, no? So, ang request lang ay isa't kalahati. Parang, yes. Oh, mamana. Salamat, Sir Ricky. Okay. Ang galing po, Sir Ricky. Thank you. And thank you po, Sir Dick. The weekly thing is there. Will that be there eventually? So you're welcome. And nandiyan naman sina Mayor. You're welcome to get in touch with me, whatever. Chata. Thank you po. Because it's true. Thank you po. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Salamat, sir. Thank you po. Salamat ibigay itong a certificate of appreciation sa ating speaker. Maraming salamat, Sir Ricky Lee, for your valuable contribution as a speaker for our Istorya 2020 webinar series today, given October 10 here in FEU Manila, signed by me, the program chair of Department of Communication, along with our Dean, Dr. Rowena Capulong Reyes. Maraming salamat, sir. Marami akong natutunan personally. Sir Seymour? Hindi lang naman screenwriting, no? Yung diniscuss ni Sir Ricky. Matend dito na pagkakan, no? Meron sa teatro, sa lawak, no? At higit sa lahat, no? Tungkol sa buhay itong webinar na ibinahagi sa atin ni Sir Ricky. Okay, picture taking ba tayo? Or I'll leave na. So yun, hindi ko alam, Sir Ricky, kung na-orient kayo. Ka ba? Kasi bibigay po namin itong token of appreciation. Sir Ricky, nakikita mo ba ako? Nakukuha. So hindi ko alam kung nandiyan po. Okay. Sa baba. Well, thank you. Hindi na ako nakita. Ito yon. Hello, Sir Ricky. Mukhang hindi na ibigay sa inyo ni Ram. Ram, hello. Are you there? So yan, no? Maraming salamat dun sa mga mag-aaral, no, ng screenwriting sa pagdalo nito dun sa ating mga bisita, no? Nandiyan si Ma'am Sherry Ann Torres, nandiyan si Sir Dale De Vera, nandiyan si Jules Catanyag, no? Direct Jules Catanyag ng GMA. So, Ronel, alam mo na kung sino hahantingin mo. Nandiyan din kanina si Direct Duane, nandiyan din si Doc Quen. Doc Quen, nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa si Doc Quen. Okay? No, yung mga kasama rin natin sa teatro kanina, no, si Sir si Angelo, si Diane. Thank you very much. No, Sir Ricky, maraming salamat. Nakadalawan na ako sa iyo, na personal. So sana, no, habang nagbabanggit kanina si Sir Ricky ng mga pelikula, sana tinitake down notes nyo yun. Tapos, pagka napanood nyo, mas maintindihan nyo kasi. As later on, pagka... Ako kasi ilang beses ko na naririnig si Sir Ricky, marami pa rin ako natututunan, no? Yung minsan, pag may binanggit siya, hindi ko napanood, papanoorin ko. So, kapag ma-attend ako, naintindihan ko na siya. So, yung proseso pa rin, no? Yung mahalaga at hindi yung final output. Pero, again, quoting Sir Ricky, ang pinakamahalaga talaga ay... pagkatapos ng lahat ng ito ay maging mabuti tayong tao. Okay? Maraming salamat, Sir Ricky. At dyan natapos ang Istorya webinar series, Mamanansa. Yes, maraming salamat, Sir Ricky, more for
the very, very memorable series that we had. Para po sa inyo to, mga estudyante ng screenwriting class and the rest of the FEU Department of Communication students. So sana marami kayong natutunan. Maraming salamat again, Sir Ricky. Thank you. Good evening, everyone. Good evening. See you soon sa mga susunod nating webinars. Maraming salamat po. Thank you po, ma'am. Thank you, Sir Simon. Thank you po. Thank you, Sir Ricky. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Thank you lahat. Two thumbs up. Thank you, Sir Simon. Thank you po. You're up.